We are the Muslim Ummah, and each day that goes by, the harder we try. In gratitude we pray to Allah. Chosen as part of the best of mankind, we spread the word of Islam. Each minute, each hour, in awe of His power, each flower, each tree, everything that we see. Spread the word, oh man, spread the word, Islam. Oh, fortunate one, paradise must be won. Each day and each night, through darkness and light, cry it out to the world, loud enough to be heard. Spread the word, spread the word, spread the word, Islam. Assalamualaikum po sa mga kapatid. Magandang araw po sa mga bisita namin ng Kristiyano. Gusto po namin ipaalam na ang bida dito ay kayo po mga bisita namin ng Kristiyano. Na ibig namin iparating sa inyo ang mensahe ng Islam. Inshallah. At mga kapatid na Muslim, maraming salamat sa pag-imbita niyo ng mga Kristiyano. Inshallah ay makatulong ito sa ating lahat, sa ibadah natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa pagdadawa natin, ipaparating natin ang mensahe ng Islam sa kanila. Kaya inshallah ay maging mapayapa yung ating pag-uusap, tahimik tayo, para makapakinig sila ng maayos. Ito po sa mga kaibigan namin mga Kristiyano, kayo po ang bisita namin, hindi po kami ang bisita rito, kayo po ang bisita namin. Hindi po namin kayo dinala rito para mag-Muslim. Dinala po namin kayo rito, inibitahan namin kayo rito, para iparating po ang mensahe ng Islam sa inyo. At ang gabay, sana sa Banang Watara na lamang po, inshallah. Inshallah po, unawain nyo yung kasabi natin ng ating tango, Ustaz Basirot, Brother Masangke, na hindi nyo nakikita ng personal sa YouTube lang, ka-TV lang, narinig nyo lang sa radyo ngayon, nandito sila sa harapan ninyo. Alhamdulillah, upang iparating ang mensahe ng Islam sa mga kaibigan natin Kristiyano. Makinig po kayo, meron po kayong inshallah yung mayrapon. Kung ano po yung itatapit ni Ustaz Barcelon, inshallah, ay tatanungin kayo. Inshallah, kaya sana pakinggan niyo po mabuti. Unawain niyo, unang-una, inshallah po kayo maunawaan niyo po. Ibibigay ko na po ang mikropono sa ating mahal na Ustaz Barcelon. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Antayin po muna natin yung mga ibang mga ano, mga imbitado kasi sayang po yung pagkakataon na marunig nila yung misahe ng Islam. Sa ating mga Muslim, wala po. Okay. Masya'Allah. Ginoon na signal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihi wa sallam. Yaumiddin. Wa ba'ad. Assalamualaikum alikwan muslimin wa muslimat. Assalamualaikum mga brother at magandang umaga po sa ating mga kababayan, lalo na sa aking mga kapatid na Christian na siyang aming bisita sa araw na ito. Ngayon, pakitaas na po yung mga Christian para nakatutok ang aming mga mata sa inyo. Taas ang kamay po ng mga Christian. Yan. Okay. Bakit mga non-Muslim? Bakit ko po tinataas ang aking mga kamay? Kasali ako. Kanyo yung mga Muslim din nagtataas ng kamay. Ako tinataas ng kamay. Kasi po Christian din ako. Nakaganito lang po ako, pero ako po'y kasama ninyo. Kapatid niyo po akong Kristiyano. Kristiyano po akong tunay, pinagmamalaki ko saan man ako mapunta. Hindi ko sinasabing Muslim ako. Kristiyan po ako. Kaya hindi sila kasama eh. Kaya tayo lang magsasama-sama. Manonood lang sila, sila ang audience natin. Tayo'y naglalaro. Clear po ba? See? Nakaganito lang po ako, pero ako isang Kristiyan. Pinagmamalaki ko saan man ako mapunta.
Ano ka, Muslim? Christian. Pero nakaganito po ako. Oh, tingnan nyo, kakaiba, di ba? Kakaibang Kristiyano, nakaganito. Oh, malalaman nyo kung bakit. Iwanan muna natin, ganyan po ang paksa natin. Well, ang paksa ko po pagparito ko rito ay in-request po ni ating kapatid na si Cindy Mariam Duga at ang kanyang asawa na hindi kapatid natin na magkaroon ng konting laro dito sa ating lugar sa Madela. At ito na nga po yun. At magpasalamat po kayo na napakaraming mga kababayan tayo sa Madela. Ngunit kayo po na mga kapatid namin na bisita namin ngayon ng mga Christian na katulad ko ay siyang pinalad na makasama namin sa araw na ito. Ano po? So, nirequest po sa akin ni Siti Mariam na ang ipaksa ko raw po ay ang reliyon ng ating mga kapatid na Muslim. Yan. Yun daw pong aking ipaksa. Para maintindihan natin sila at hindi sa lahat yung alam natin kung ano yung kanilang paniniwala. Kasi masakit kong tagapin yung ating paniniwala kayo mga Kristiyano kasama po ako. Alam na mga Muslim eh. O, yun po masakit. Pero sila, hindi natin alam. Chismis yung narinig natin sa kanila. Yung mga nalalaman natin ay chismis tuloy, lumalabas. Ano po? O, yun po ang dahilan. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ako napalito. Okay. Bago pong lahat, gusto ko pong iparating sa inyo na yung mga kapatid natin, mga Muslim na yan, saan man sila sumok ngayon na naroon, hindi po sila ikangay dayuhan sa ating bansa. Ha? Hindi sila dayuhan sa ating bansa, mga magulang at mga kapatid. Bakit ko nasabing hindi dayuhan? Ano po? Hindi maitatanggi ng kasaysayan ng ating bansa bago dumating ang ating reliyon na kinabibilangan ko ngayon ay isang Kristiyano, isang buong Kristiyano, kayo mga Kristiyan at Kristiyano. Ano po? Nauna sila sa atin eh. Alam niyo po ba yun? Alam ba natin yung ganon? O, hindi natin alam. Tinan niyo? O, mas nauna sila. Kaya hindi sila dayuhan. Ha? Kasi marami sa kanila, sinasabi natin, balik kayo sa Mindanao. Ha? Doon kayo, tagaroon kayo. Napakasakit ang kapit po, ano? Samantalang, kung ating aalamin ang kasaysayan, hindi na po sila, karamihan sa kanila, hindi taga Mindanao eh. Ha? Hindi po sila taga Mindanao sa katotohanan, mga magulang at mga kapatid. Magbabasa lang po ako ng isang dyaryo sa aking pagsisimula. Makinig lang mabuti dahil marami mga tanong manggagaling po sa aking babasahing dyaryo. Ano po? Ang dyaryo pong ito ay sinulat hindi po ng Muslim, kundi ng isang Christian. Ang pangalan ng Christian na yan ay si Jose Peña Loza. Ayan, Jose Peña Loza. Isang Kristiyano. O, kababayan natin Kristiyano. Dyaryo lang po binabasa ko, dyaryo. Ha? O, bakit Kristiyano nagsulat? Eh, para malaman natin, atin yan. Mami, Muslim ang magsulat, eh, dadayain nila tayo. O, di ba? Pag nalaman nilang, eh, Muslim, eh, siyempre pabor sa inyo yan. Pabor sa mga Muslim, eh, Muslim ang nagsulat, eh. O, eh, Kristiyan, kababayan natin Kristiyano, Peña Loza. Di ba? Sa dyaryo lang po babasahin ko. So, siya nagsulat, sabi niya, Islam, Philippine Islamic History. Pakinggan niyo lang ang kanyang sinulat. Po. English po ito, pero dediretso ko lang ng Tagalog. Ano po? Okay, ganito po pagkakasabi. Nang dumating si Magellan sa Limasawa noong Marso 16, 1521. Ah, di ba kanta ni Yoyo Bidami ito? March 16, 1521. Ah, meron ba kayo palaka noon? Oh, di ba? Kanta ito na yung Yoyo Bidami, no? So, alam natin, March 1521, nag-aaral tayo sa elementary, minimemorya natin ito. Tuloy natin. No? Nang dumating si Magellan sa Limasawa noong Marso 16 o March 16, 1521, ang bansa natin ay isa nang ganap na ang populasyong nakararami ay mga Muslim. Pero, ganda na sinabi. Tuloy tayo. Ito ay katotohanan sa kasaysayan ng ating bansa. Nung mapatay ni Lapu-Lapu si Magellan, si Lapu-Lapu na kusaan ay dato ng Sugbo na ngayon ay Cebu sa Mactan ay isang Bisaya na Cebuano na Muslim na dato. Wow. Okay? Cebuano. Cebuano pala si Lapu-Lapu, no? Hindi pala taga Mindanao. Okay. Tuloy natin. Okay. Nung mapatay ni Lapu-Lapu si Magellan, tumakas ang mga kasamahan niya at nagbalik sa hari ng Espanya kay Haring Philip. At nung magustuhan ni Haring Philip ang bansang ito dahil sa kwento ng mga nakatakas ng mga tauhan ni Magellan ay
naghangad siya na sakupin ang bansang ito. At kanyang inutusan mismo ang kanyang komandante general na si Miguel Lopez de Legazpi. Ayan. O, diba? Meron tayong namimemorya ng nag-aaral, Miguel Lopez de Legazpi. Naglakbay si Miguel Lopez de Legazpi kasama ang malalaking mga barkong pandigma na ang misyong daladala na utos ng hari ay sakupin ang bansang ito. Una lang napunta ang lugar ay ang Bicol. Pagkababang pagkababa ni Legazpi sa Bicol, ang lupang kanyang inapakan ay kanyang sinabi na ito'y aking pag-aari. Kaya nagkaroon po tayo ng Legazpi City. Inapakan lang yung ating lupa, pag-aari na raw niya. Inapakan ko itong Madela, hindi ko naging pag-aari at taga rito ako. Bakit ganun? Dayuhan pag inaapakan yung bansa, pag inapakan yung bansa natin sa kanila na? Di ba pangit ano? Hindi maganda. Tuloy natin. Okay? So yun ang kasaysayan. Nang dumating si Legazpi, siya ay nagulat sapagkat hindi siya makapaniwala na sa pagpunta niya sa Batangas, ang mga Batanggenyo ay mga Muslim, ang mga Kapampangan ay mga Muslim, ang mga taga Mindoro ay Muslim, ang mga taga Panay, Catanduanes, Cebu, Bohol, Samar, Manila, Palawan, at iba pa ang solidong mga Muslim sa Mindanao. Ito nyo ha, sulat ha. Diretso tayo. Ang Islam ay inintroduce sa Pilipinas noong pang 13th siglo, daang taon bago dumating ang mga mananakop na dayuhang Kastila na siyang medala ng reliyong Kristyanismo. O, daang taon pa. So, naghari na ang Islam dito sa ating bansa. No? Ito ay inintroduce sa tubig Indanan ng Simulon Island ng isang misyonaryo ng pangalan ni Sharif Makhdum na unang nakarating sa Sulu. Pagkatapos niyan, ay numamatay si Sharif Makhdum, meron naman dumating na iba pang mga misyonaryo na sila noong 1390 na sila Raja Baginda. Wansa, at ito'y pinagpatuloy nila ang gawain ni Makhdum. No? Napag-asawa naman ni Abu Bakar noong 1450 ang prinsesa na si Princess Putri Paramuli ng Maguindanao. Kaya sila ang naging mga sultan at sultanit ng nasabing lupa. At pagkatapos niyan, ay may mga dumating pang mga iba-ibang mga Arab misyonaryo hanggang mabalitaan ito sa Panay, ang mabalitaan pa ito sa Borneo na kung saan naakit ang 10 dato na pinamumunuan ni Dato Puti, Dato Dumagwel, Dato Bangkaya, Dato Dumalugdog, Dato Palapurong, Dato Paduhinog, Dato Lubay, Dato Dumangsil, Dato Dumalugdog, Dato Balunsuela. Si Dato Puti ang siyang leader ng grupo at siya ang pinaka-expert sa paglalakbay. At sila ay nanirahan sa San Joaquin na ngayon ay tinatawag na Iloilo. Kaya ang mga taga Iloilo ay dahil sa maganda nilang pakikisalamuha, ang mga Ilonggo ay nagsiyakap din sa Islam. Allahu Akbar. Pagkatapos niya, sila Dato Belinsuela, Dato Dumangas ay napapunta naman dito sa bandang Batangas, parte ng Luzon, at doon sila nanirahan. At ganun din ang mga iba pang dato sa Mindoro naman ay sila ay nanirahan. Pagkatapos niyan, nang matatag na ang mga Muslim sa bansang ito, ay dumating naman ang mapanakop na dayuhan nga na pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi. Nung makapag karga lamang siya sa Bicol ng mga pagkain sa barko nila, sila ay laglakbay at sila ay nakarating noong June 2, 1571 sa Manila Bay sa Ross Boulevard. Nabalitaan ng mga mangingisda na sasakupin ng mga dayuhan ang bansang ito, kaya't ang mga mangingisda ay kaagad-kaagad na pumunta sa Pangpang at nag-ulat sa kasalukuyang hari ng ating bansa. Ang kasalukuyang hari ng mga panahong iyon ay walang iba kundi si Raja Sulaiman. Ayan, King Raja Sulaiman na siyang pinakapinuno ng bansang iyon. Inihanda ni Raja Sulaiman ang ating mga ninuno sa pakikipaglaban laban sa mga mapanakop na dayuhan. Ngunit ano nga naman ang laban ng ita? No? Palakol
sibat, pana sa mga kanyon at baril ng dayuhan. Mismo noong June 3, 1571, ay napatay si Raha Sulaiman. Nung mapatay si Raha Sulaiman po, ay isang Muslim, alam natin yan, hindi may tatanggi na kasaysayan. Sasabihin natin, taga Mindanao, hindi. Si Raha Sulaiman po ay sinilang sa Bangkusay, Tondo, Manila. Sa Tondo po siya lumaki, yung lugar ko. Doon po ko sinilang. Nagmapatay si Raha Sulaiman, ipinagpatuloy naman ng kanyang pinsan na naging Raha ang pakikipaglaban sa mga dayuhan. At siya na si walang iba kundi si Raha Lakan Dula. Ayan po ang kasaysayan ng anak. Alam natin nung nag-aaral tayo na re-resign natin ito eh. Hindi ba? Ngunit talagang walang laban ang mga sibat, palakol at buho ng mga kawayan laban sa mga baril at kanyo ng mga dayuhan. Napilitan si Raha Lakan Dula na utusan ang mamamayan ng Luzon na umatras papunta ng Bisaya. At doon nila pinagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga dayuhan. Madaling nasakop ng dayuhan ang Luzon. Naitatag na nila ang kanilang mga pamahalaan. Nagtalaga na sila ng mga gobernador-general, gobernador Silio, Guardia Civil, Cabeza de Barangay. Nung maitatag na nila sa Luzon, ang kanilang pamahalaan, isinundod naman nilang nilusog ang Bisaya. Nagtanggol din naman ang mga Bisaya. Kasama ng mga taga-Luzon na lumikas. Ngunit anong talaga ang laban nila sa mga baril at kanyo ng dayuhan? Kaya wala na naman nagawa sa pamumuno ni Raha Lakan Dula, pinaatras niya muli ang kanyang mga kababayan papunta naman ng Mindanao. Kasama ng mga taga-Bisaya, kasama din ng mga taga-Luzon na galing ng Luzon. Nasakop ng Kastila ang Luzon at Bisaya, kinatag na nila, pamahalaan nila, at ipinagpatuloy nila na talagang masakop ang buong bansa. Pinilit nilang lusubin naman ngayon ang Mindanao. At dito sa Mindanao, sa loob ng 385 years na pagsusumikap ng mga Kastila na masakop ang Mindanao, hindi nila nasakop ang Mindanao. Dito nabigo. Kahit nabigo ang mga Kastila, nung dumating naman ang mga Amerikano, sila ay sumuko sa Amerikano, ngunit hindi nila isinuko ang kailang paghahangad na maging pag-aari ang Pilipinas. Bagkos, ang ginawa ng mga Kastila ay ipinagbili tayo ng 20 milyong pesetas noong 1898. So, ibinenta tayo ng mga Kastila sa mga Amerikano. Ayan, oh, hindi ako may sabi niyan. hindi naman nasakop ng mga Kastila ang Mindanao eh. Oh, ang ginawa nila, ibinenta tayo sa mga Amerikano ng 20 milyong pesetas. Ayan yun, naging to. You see? So, ito po yung kasaysayan na hindi may tatanggi ng ating mga kababayan na mga Kristiyanong autor na bago dumating ang reliyong Kristiyanismo, nakaugat na sa mga lahing Pilipino ang pagiging Muslim. Luzon, Bisaya, Mindanao. Tandaan niyan. Ano po? Nakakatuwa. Autor niyan, Kristiyano. May dala po akong libro dito na ginagamit sa high school sa lahat ng mga eskwelahan sa ating bansa. Na ang author naman din ay si Teodoro Agoncillo. Ginamit po natin ito nung nag-aaral tayo ng high school. Ano po? Sino? Teodoro Agoncillo ang may-akda o author nito. Isa na namang kababayan nating Kristiyano. Eh kung Muslim po ang nagsulat nito, tiyak ka sabihin niyo, pabor sa Muslim. Hindi. Eh kapwa natin Kristiyano ang nagsulat. At ito yung ginagamit natin sa eskwelahan, sa high school, pati sa college. Ito ang reference yung ginagamit na may-akda ay si Teodoro Agoncillo na isang magaling na historian ng ating bansa. Ano po mababasa natin sa aklat na ito? Tinan niyo po ang aklat na ito. Kasi pag sinabi natin Muslim, nasa isip natin Mindanao eh. Hindi po. O ayan po, sa page 23. Ang pagdating ng Kastila bago dumating ang 16 na siglo at ang kanilang pananakop sa Luzon. Ang kanilang pananakop sa Luzon, napilitan ang mga Muslim na umatras hanggang Mindanao at doon nila pinaglaban, pinagpatuloy ang pakikipaglaban hanggang sa katapusan ng pamahalaan ng Kastila. So, ayan ang history. Patunay. Bakit ngayon, sa panahon natin sinabing Muslim, bakit nasa Mindanao lang? Kasi nga po dahil sa kanilang pag-atras. Pero kung ating alamin ang kasaysayan ng ating bansa, malalaman natin, pag sinabing Muslim, Luzon, Bisaya at Mindanao. In fact, pag sinabing Muslim ng mga panahon yun, na hindi pa dumadating ang Kastila, mas solido ang Muslim dito sa Luzon. Dahil nandito ang pamunuan, nandito ang hari ng buong bansa na si Raha Sulaiman, Raha Lakan Dula.
Po. Kaya yung mga kababayan natin yan, pag napupunta dito sa atin sa Luzon, huwag natin sila itaboy. Dahil bakit? Karamihan sa kanila yung lolo ng mga lolo nila. Pag inalam nila yung kanilang ugat, yung kanilang ancestor, yung kanilang mga pinagmulan ng kanilang mga magulang, mas marami sa kanila hindi taga Mindanao, mas marami sa kanila taga rito sa ating bansa, dito sa ating sa Luzon. Bakit? Napunta lamang sila sa Mindanao dahil sa pag-atras, sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. So, nagbabalik lang sila sa atin nilang lupa. I-welcome natin dahil kamag-anak natin sila. Hindi natin itatanggi. Naging Kristiyano tayo eh. Sila nanatili. Oh. Nasakop tayo ng mga Kastila kaya naging Katoliko tayo, kaya naging Kristiyano tayo. Pero sila na napanatili nila ang kanilang paniniwala. Dahil sa pakikipaglaban nga. Hanggang ngayon nakikipaglaban po nga sila eh. Ano po? Inyo. Ayan na? Alright. Tuloy po natin ang kasaysayan. Yan. Author, Christian. Ito na po ang ginagamit sa exclusive school. Sa UP, Ateneo, De La Salle, FEU, UE. Ha? Ang aklat naman na sinulat ni Sonia M. Saide, anak ni Dr. Gregorio M. Saide, ang great historian ng ating bansa. Isa na naman din Kristiyana. Christian ang author. Kristiyano ang author. Kasi kung Muslim ang surat, magsusulat ito, sasabihin, pabor sa Muslim. Hindi. Dahil Christian, hindi na sasabihin ni naman na ito pabor sa Muslim. O ano po nakalagay sa aklat na ito? Pakinggan nyo po. Sa page 146 ng aklat na ito. Ito po ang nakalagay. Ang salitang Moro ay katawagan ng mga Kastila sa mga Muslim. Kaya pala kami tinawag ng Moro dahil sa Kastila. Ano? Invento pala ng mga Kastila yun. Ano po? Yan. Nang dumating ang mga mapanakop na mga Kastila sa Pilipinas, sila ay nasurpresa sapagkat napakarami ng Muslim ang naninirahan sa Mindanao, Sulu, Mindoro, Manila, Alaay, Pampanga, Raja Sulaiman, ang hari ng Maynila, kung ating babalik talawin ay isang Islamikong kaharian. So, malinaw, isa tayong Islamic na bansa. Ha? Bago dumating ang mga Kastila, katulad tayo ng Brunei, Malaysia, Singapore na Islamic country, Saudi, yan, katulad tayo nila dati. Sino may sabi? Hindi tayo, ha? Ituloy natin ang nilalaman ng aklat na ito. Ayan. Nang dumating si Legazpi noong 1571, ang Manila at ang Tondo ay isa ng Islamikong kaharian. Napakarami rin mga Muslim saan? Batangas, Pampanga, Mindoro, Catanduanes, at katulad ng sa Mindanao at Sulu. Ayan ang patunay. Sino may sabi? Hindi Muslim ha? Tayong mga Christian na nasasabi. Historia natin Kristiyano to. So papapatunay yan, mga kababayan. Na bago dumating ang mga Kastila, na siyang may dala ng reliyon natin ngayon na Christian. Kaya tayo naging Christian dahil sa mga Kastilang ito. Ang dati nating pananampalataya, Islam tayo lahat. Kapatid natin ang mga Muslim na ito. Allahu Akbar! O, ito na. Isa pang clipping. Ito, bagong-bagong dyaryo. Bagong-bagong. Ah, panisya na kayo, vulgar nga lang. Medyo, September 17, 2012. O, kailan lang? Wala pang isang taong nagkalahati. O. Ano? Ang bistado ni Kaambo. Christian, si Kaambo. Oh. Ano mababasa natin sa anong ito? Sa kanyang clipping. Tinan nyo ha? Sa totoo lang, ang Sabah sa North Borneo ay lehitimong teritoryo ng Pilipinas dahil nasa ilalim ito ng Sultanate of Sulu. Ang Sultanate of Sulu ay siyang pinakamakapangyarihang kaharian o imperyo sa sinaunang panahon bago masakop ng mga Espanyol at Katoliko ang bansang Pilipinas. Ituloy natin. Umabot ang impluwensya ng Sultanate of Sulu sa Kabisayaan at maging sa Kamaynilaan dahil ang reliyon ng sinaunang Manilenyo ay Islam. Islam. Oh, dyaryo yan, no? Oh, vulgar. Can you imagine, no? Sino author? Christian. Yan ang patunay, mga magulang, mga kababayan ko sa Madela, na tayo ay dating mga Muslim. Hindi natin pwedeng itanggi. Hindi ko sinasabing bumalik kayo sa pagiging Muslim dahil hindi naman kami nangangailangan ng bagong kapatid. Hindi kami nagre-recruit. Anong dahilan ng pagparito ko lang? Yun nga po yung paksa. Lilingunin lang natin.
Lilingon lang tayo. Dahil bakit tayo lilingon? Bilang parangal man lang sa ating pambansang bayani. Ano sabi ng ating pambansang bayani? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan. No? Sabi ko nga, may stiffness. Then, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, di makararating sa paroroonan. Lilingon man lang tayo. Ano lilingon natin? Yung ating pinagmulan. Ano pinagmulan natin? Dati tayong mga Muslim. Allah. Lilingon lang tayo. Hindi ko sinasabi kayo mga kapatid kong mga Christian. Tayo ko, Christian po. Eh, mag-Muslim. What? Hindi natin kailangan yun. Lingunin lang natin sila. Ha? O, manatili tayo Christian. Karapatan natin yan. Ha? O, clear po ba? Kaya ipalatag niyo ang puso ninyo. Hindi ko po kayo nire-recruit. Pa, nire-recruitin ko, Christian ako. Ire-recruit natin itong mga Muslim na ito sa ating reliyon. Hindi tayo magpaparecruit sa kanila. Ayos ba? Ang problema, nauna sila sa atin eh. Sila yung nauna eh. Sila yung original. Sila yung original. Yeah? Paano tayo makaharap sa kanila ngayon? Sila yung nauna pala sa atin. Sila pala talagang tunay na may-ari ng lupang ito, lalo itong Madela. Kaya pakikiusapan natin sila na bumalik man sila dito sa Madela. Huwag na nilang angkinin pa yung kinatitirikan ng ating mga bahay at yung ating sinasakang lupa. Ngayon, nalaman natin na sila pala ang may-ari. Yan! Grabe! Tuloy na natin, ano po? Nung nalaman natin na una pa lang reliyon nating mga ninuno, tayong mga Ilocano, tayong mga taga-Madela, tayong mga taga-Luzon, ay Islam. So, lilingunin natin ngayon, ano ba yung Islam na yan, na reliyon ng ating mga ninuno? No? Ito ngayon ang ating pag-aaralan. Ano ba ito, Islam? Ano nga ba yan? Diba? Bakit yung mga Kapampangan, pag nag-uusap sila, ang wika nila ay Kapampangan eh, na pag-uusapan nila ang Islam? Tayo mga Ilocano, ha? Pag nag-uusap tayo, Kasdanga, Gayam, Wengarod, ha? Pero tayo salitang Ilocano, pero napag-uusapan natin ang Islam. Eh ano ba ito? Ilocano ba ito? Kapampangan ba ito? Yung mga taga-Tagaluga sa Luzon, sa Maynila, meron silang salitang Tagalog. Kaya sila lang Tagalog. Sabi sila ng Ilog Pasig, Taga-Ilog. Ibig sabihin Tagalog. No? Nag-uusap sila ng wikang Tagalog, pero bakit napag-uusapan nila ang Islam? Eh ano bang wika ito eh? No? Ang masakit sa atin, tayong mga Pilipino, iba-iba ang pakahulugan dito. Bago natin malaman kung ano ang kahulugan ng isang wika, alamin natin kung saan siya nagmula. Anong wika ba siya? At pag nalaman na natin yung wika kung ano siya galing salita, itanong natin sa taong yaon o sa mga taong gumagamit ng salilang wika ito kung ano ang kahulugan nito. Dahil mamaya, hiram lang pala natin itong salitang Islam. Tapos, kung ano-ano pa ang ating pinakapakahulugan tungkol dito. So, ang tanong, ano ba ang salitang Islam? Yung salita mismo na Islam. Ang salitang Islam po, ano po? Maging si Kuya Kim Atienza ay nagsabi, maging sa Webster Dictionary, sa diksyonaryo na gawa ng mga Kristiyano, alam nila na ang salitang Islam, ang pinanggalingan kong salita ay galing po siya sa wikang Arabic. Salita po ito ng mga Arabo. No? Pag sinabi pong Arabo, hindi Saudi Arabia. Pag sinabing Arabo, yan yung mga tao mula pa sa pagkasilang ng kanilang pagkasanggol nila hanggang sa sila tumanda, ang kanilang pinaka mother tongue, no? O pinaka wika nila ay Arabic. Ano po ba yung Arabic na ito? Alam niyo po ba, sa ayon mismo kay Kuya Kim Atienza, tatlo ang international na lingwahe ginagamit sa buong mundo. Ano yung tatlong international na lingwahe? Arabic, English, at Spanish. Tatlo po yan eh. Huwag kayong lalabas ng bansa na isa man dito hindi nyo alam dahil mabebenta kayo sa labas ng bansa. At alam nyo po ba, sabi ni Kuya Kim Atienza, sa tatlong international na lingwahe, ang Arabic ang pinakamaraming tao ang nagsasalita nito. Ulitin ko po mga magulang at mga kapatid, alam nyo po ba na ang Arabic ang pinakamaraming tao ang nagsasalita ng salitang ito? Dahil bakit? Mas marami pong mga bansa, no po, na ang wikang ginagamit ng tao sa buong mundo ay Arabic. Sa bawat bansa na English, matatapatan pa ng dalawa o tatlong bansa
na Arabic na mas marami ang populasyon, mas malaki pa ang kontinente o lupain na sasakop. Halimbawa, sasabihin ng isang estudyante, Ustad, palagay ko English ang mas maraming tao ang nagsasalita. Sasabihin naman ng mga tao, hindi. Sige, magsabi ka ng bansa na kung saan ay bansang English. Sasabihin niya, Amerika. O ang total ng Amerika sa kasalukuyan nating panahon ay mahigit na 310 million. Tatapatan ko yung bansang Amerika, 50 state yan. Tatapatan ko ng dalawang bansa lamang o tatlo pa na kung saan mas malaki ang lupang nasasakupan, mas marami pa ang populasyon. Na wikang ginagamit nila na national language ay Arabic, Jordan, Iran, Iraq. Lubog na po ang Amerika. Tatlong bansa na yung binanggit ko pa. Mas malaki ang lugar, mas malaki ang kontinente, mas malaki pa ang populasyon. Sasabihin ng isang estudyante na maka-English, maka-colonial na English. Sabi niya, Ustad, England. O yan, natutunay na English. Nandiyan ang mula ang salitang English sa England. Ilan ang populasyon ng England? Ang England po ngayon sa kasalukuyan, 130 million ang populasyon ng England. Tatapatan ko ng tatlo pang bansa yan na sobra-sobra ang populasyon ng Arabic ay wika. Egypt, Libya, Qatar. Wala na, sapaw na yung English. Ano pang gusto yung bansa? Tatapatan ko ng tatlong Arabic na bansa. Kaya totoo, sabi ni Kuya Alcienza, ang pinakamaraming tao sa buong mundo na international na wikang ginagamit ay Arabic. Dahil ang salitang Islam ay galing sa Arabic, o hindi itanong natin ito sa Arabo kung anong ibig sabihin ito sa kanila. Ganun lang po kasimple. Sa kanila ito eh, para pag nag-usap-usap tayo, tayong mga Pilipino, ano man ang ating lingwahe dialect, Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Bisaya, alam natin kung ano ang kahulugan nito. Hindi ko ano-ano pinag-titismisyan natin na matututunan ng mga bata, mali ang impormasyon, nakakahiya. Hiram na nga lang na wika, hindi pa natin tinama. No? So, kuha tayo ng Arabo, kahit yan, Saudi Arabia, Qatar, UAE, Dubai, Egypt, Sudan, Ethiopia, kung ano-ano mga bansa yan, Yemen, lahat yan, mga Arabic ang salita eh. Ha? Pwede pa yung mga humiwalay na mga taga-Russia na Kazakhstan, Jagagistan, pani Arabic ang salita nun. Oh. Kuha tayong isa doon, kahit sino sa kanila, o isa inyong wika to, ano bisabi ng Islam? Ano yung sasagot sa atin ng mga Arabo? Ay, Islam? Ano po? Ito ba yung reliyon? Hindi! Ano ito? Reliyon ba ito? Sasabihin ng Arabo, hindi reliyon yan. Yan ay salitang pandiwa. Ha? Pandiwa? Ano yung pandiwa? Para kayong grade 4 nito. Ano pandiwa? Mga estudyante na nag-aaral? O yung mga tumanda na dating estudyante? O nakalimutan nyo na kung ano pandiwa? Ang pandiwa ay salita na nagsasaad ng kilos at gawa. So isa siyang pandiwa. Dahil sa isang pandiwa, nagsasaad ng kilos at gawa. O, hindi tanong natin sa Arabo, ano ba sinasaad na kilos at gawa nito? Dahil pandiwa pala, hindi ba ito na reliyon ay tinatag ng tao? Hindi! Hindi yan katulad ng reliyon ng mga tao na ginawa nila. Halimbawa, isinunod nila sa pangalan ng lugar. Halimbawa, reliyon ng Hinduismo. Saan nagmula yung Hinduismo? Milyon-milyon po ang ano niyan, miyembro niyan. Milyon-milyon, daang milyon ang miyembro ng Hinduismo, kung hindi nyo alam. Alam nyo lang kasi Christian. Hinduismo, saan ang galing? Nanggaling po doon sa Hindis Valley. Doon nagsimula ang paniniwalang ito. O ano yung mga Hindu? Yan yung mga paniniwala nila na pati yung baka, Diyos yan. Pag umihi yung baka, inihilamos nila. Pag tumait, kinakain nila. Grabe. Hindi po ano yan, ha? Wala kami isahirasyon, ha? Ginodiyos ng mga Hindu ang baka. Baka hindi nyo alam. Meron pa ako nakapost sa Facebook ko ngayon. Yung baka, inasawa niya, pinakasalan. Sineremonya talaga, asawa niya baka. Kinakasal ang tao sa baka. Hindu po yan. Meron ako niyan. You see? Bago nga sila pumunta sa honeymoon nila, hinugasan niya pa yung asawa niya sa ilog eh. Nakapost po yan sa Facebook ko. Yung wag sumakapag-pray sa akin, bipasa ko sa ito. Ano nga, Ustad, ano? Hinugasan pa pagkatapos ng kasal, yung seremonya sa kasal. Ha? Dinala niya yung kanyang asawa ngayon, yung kanyang asawang baka doon sa may ilog. Bago sila mag-honeymoon sa mga. Grabe! No, this is the design. Hinduism yan.
ang laki ng populasyon niya sa India. Milyon-milyon ng populasyon niya. Miyembro niya. O, diretso tayo. Ang Islam hindi galing sa isang lugar. Hindi siya inimbento na tinatag at ipinangalan sa isang lugar. Hindi rin siya ipinangalan sa pangalan ng isang tao. Alimbawa, Confucianismo. Yan. O, maraming ano, follower ito, Confucianismo. Sino ang founder nito? Si Confucius. O, pinangalan sa kanyang reliyong Confucianismo. Ay, hindi. Hindi ganun ang Islam. Hindi ito isang ideolohiya na katulad ng Confucianismo na ipinangalan sa isang tao. Hindi rin ito ipinangalan sa isang propeta o masakit na din Diyos pa namin mga Kristiyano. Ano yan? Yung salitang Kristyanismo. Ang salitang Kristyanismo sa atin, nagmula ang ating paniniwala mula kay Kristo. Kaya tayo tinawag Kristyanismo. Ipinangalan yung ating paniniwala kay Kristo. Kay Jesus Kristo. Kaya tinawag tayong Kristyan mula kay Christ. Sino no sa pangalan ni Kristo? Kaya nagkaroon tayo ng paniniwala Kristyanismo. Okay? Clear po ba, mga magulang? Oh, yun. Hindi. Ang Islam hindi ganun. Ipinangalan sa isang propeta o ano pa ba? Hindi rin siya pinangalan sa pangalan ng isang tribo. Alimbawa po ay Judaismo. O Juda, ay, laki po ng tribo ng ito. Reliyon na po ito ngayon. Tinatawag na Judaism. Oh. Pinangalan sa pangalan ng isang tribo. Ha? Isang tribe. Hindi po. Ang Islam ay isang salita na pandiwa na nagsasaad ng kilos at gawa. Hindi siya reliyon sa katotohanan. Ay, ganun pala yun. O, alam ba nila lusitan ito? Isang salita pala yun. Malaki na natutuklasan yun. See? Kakaiba. Hindi alam nila lusitan ito. Yung mga may-ari ng PLDT, may-ari ng ano, multimillionaire, may-ari ng sila Gokong Wing, may-ari ng SM. Hindi nila alam ito. Natututunan nyo ngayon. Kakaiba natutunan nyo. Igit pa sa yaman sa mundo ito. See? So, eh ano tinutukoy niyang salita na nagsasaad ng kilos at gawa. O, itanong natin sa Arabo, ano bang ibig sabihin ng Islam sa inyo? Ay, ang Islam, napakadali lang sa inyong talita, sa inyong wika, kung kayo Pilipino, ang Islam ay kumakahulugan lamang ng salitang pandiwa na oh, pagtupad sa kautusan ng Diyos. O, hindi ba gagawa ka talaga kilos yan? O, tutupad ka, ikikilos ka. Ano ikikilos mo? Ano susundin mo? Ano ikikilos mo? Gagawin mo? Yung kautusan ng Diyos. Eh, kagagap ang Islam, pandiwa talaga. So, yan lang ang kahulugan. Sa Tagalog, eto. Sa Arabic, ang dali na sabihin, Islam. Ang haba sa Pilipino yun. Oh. Kaya itong salitang ito, Islam, pwede natin angkinin tayong mga Kristiyano. Sino mang tao, anuman ang kanyang paniniwala, basta't ang kanyang layunin ay tuparin, gawin, sundin ang kautusan ng Diyos sa ayaw at sa gusto niya, ang ideolohiya na kanyang sinusunod ay sa wikang Arabic. Clear po ba? Oh. Eh, Ustad eh, taga rito ako sa Manila eh. Ilocano ako. O, di Islam! Sa Ilocano, panang tumpal tibilin ti Diyos. Eh, Ustad eh, isa naman ako ang Kapampangan. O, edi, ano ba sa Kapampangan? Kapampangan ka kay Abe. Pamangyunod King Utos ding Gino. O, yan! O, you see, pamangyunod King Utos ding Gino. O, you see? Eh, Ustad eh, nadayo lang ako dito sa Mandela eh, taga Bisaya ako. Eh, di, magtuma sa sugo sa Ginoo. Bravo. Hindi po ba? Ay, dahil Ilocano kayo, Ilocano tayo dito sa Mandela, panang tumpal, tibilin si Diyos. So, kahit sino, pwedeng gumamit nito. Hindi po ito eksklusibo sa mga Muslim. Ay, kala namin reliyon nila yan. Hindi! Nagiging sistema po ito ng mga Muslim dahil totoo naman, ang aming sinusunod na sistema ay ideolohiya ay sundin lamang ang ipinag-uutos ng Diyos. Kaya tila naging reliyon na sa amin ito. Pero sa amin, hindi po ito reliyon. Hindi po ito reliyon. Sa amin po, ang pangbanggit sa banal na Quran, siya po'y tinawag na din. Ano'y sabihin ng din? Panuntunan sa buhay. So, hindi namin siya tinutukoy na reliyon. O, clear na po ba? Oh, kaya pwede po tayo gamitin ito. Kaya kami siya, pag tinatanong ako ng mga kababayan natin dito sa Mandela, uy, Muslim ka ba? Yes. Ano ang reliyon mo? Sabi ko eh, panuntunan, tibilin ti Diyos. Napapaganon sa akin. Eh, di ba reliyon yung Islam? Yung nga yun eh!
Inilupaan mo ko lang nga para maintindihan mo eh. Hindi, Islam yun. Yun na yun. Ano ka ba? O, clear po ba mga kababayan kung mga Ilocano at Ilocana, ha? O, sa Ilocano, parang tumpal, sibilin sa Diyos. Sa Arabic lang naman ay, ang dalimpig kasi sa Arabic ano? Islam. Taas yung mga kamay ng mga Christian ulit, ng mga katulad ko. Taas ulit. Yan. Lahat ba naintindihan ng mga Christian sinabi ko? Opo. Yan. O baba. Alam nyo kung bakit ko kayo tinatanong kung naintindihan nyo? Kinakailangan nyo maintindihan ito dahil bakit? Gusto kong matiyak na naintindihan nyo talaga na ang ibig sabihin ng Islam ay palantumpad na bilin ti Diyos. Ha? Sa Ilocano. O sa Tagalog, pagtupad sa utusan. Bakit ko kayo tinanong? Dahil nakaranas na po ako ng experience sa buhay. Ako po ay isang solemnizing officer. Nagkakasal po ako. Naimbitahan po kami, pinatawag kami ng census na magkakaroon ng bagong mga memorandum o batas na dapat naming malaman. Kaya kami mga solemnizing officer, pastor, pare, imam, pinatawag po kami. Saan? Sa census. Pinatawag po kami sa census. O, para sa mga seminar. O, dumalo po ako doon. At libre naman ang tanghalian. Anong tanghalian ha? No? Sa round table, natuwa po ako dahil bakit? Sa round table, yung kainan na, alam niyo round table, yung bilog na kapagkainan, nakatabi ko yung kura paroko, yung pari ng katolik ko sa Project 6, si Father Cuenco. Kura paroko, pari siya ng katolik ko, Augustinian priest. So, isa siyang pari ng katolik ko. Sa bandang kaliwa ko naman, nakatabi ko naman, nakakatuwa, pastor ng Born Again ng JIL, yung kasama ni Eddie Villanueva, yung tumakbong presidente. Yan, Born Again. Si Pastor Cruz, no, Robert Cruz ang kanyang pangalan, natatandaan ko pa. Sabi ko sa dalawa, kasi yung ID nila, tapos nakalagay, Pastor Robert Cruz, Born Again, kasi Father nakalagay, Reverend Cuenco, Reverend Father Roman Catholic Church. May mga ano kami, may mga ID ganun, kaya ah, pare. Yan. Sabi ko sa dalawa, Father, Father Cuenco, pwede po bang magtanong sa inyong mga pare? Ay, oo, imam. Kasi alam niya, imam ako. Yung kabila naman, Pastor, pwede po bang magtanong sa inyo? Pastor, sabi niya, baka na yung imam. Magtatanong lang po ako ng isang tanong. Pwede po bang tanong? Ay, sige, karangalan namin na isang Muslim na katulad mo, hindi nila alam, Christian ako. Nakalito lang ako lagi eh. Napagkamal na akong Muslim, they ask lang. Okay lang, napagkamal na akong Muslim, yung tinanggap ko, okay yun. Diba? Malalaman nyo kung bakit ko tinanggap na napagkamal na akong Muslim, eh, tuntua naman ako. Samantalang Christian ako. Diba? Diba sabi ko Christian ako? Malalaman nyo kung bakit ko sinabi Christian ako. Tutuloy natin. So, sabi ng dalawa, ano ba tanong mo, Imam? Ito lang po ang tanong ko, napakadami. Nakakatuwa si Father Cuenco, isang Ilocano, taga Ilocos Sur. Taal na taga Ilocos Sur. Dito lang siya natalaga diyan sa Project 6 sa simbahan ng simbahan diyan sa Project 6. Sabi ko, kayo po bang mga pare? Kayo po bang mga pastor? Ano po bang pamamaraan? Ideolohiya, sistema, alituntunin o patnubay ang inyong isinasagawa o ipinamumuhay para mapalapit kayo sa Diyos. Mahirap ba yung tanong ko sa dalawa? Magkakalang ano, ulitin ko yung tanong ko sa dalawa, inulit ko. Father, Pastor, sa inyo po bang paglilingkod sa Diyos, ano po bang patnubay, gabay, sistema o ideolohiya ang inyong ipinamumuhay para mapalapit kayo sa Diyos bilang isang pare, bilang isang pastor? Sabi ni Father Cuenco sa akin, bilang isang katolikong pare, para mapalapit ako sa Diyos, ang ginagawa ko ay sundin yung kanyang mga kautusan. Yung mga kalooban niya, siyempre, dito sa lupa, sa atin. Ganapin yung kanyang mga pinag-uutos. Yan. Sabi naman ni Pastor, alam mo kami mga pastor, bago namin ituro yung kalooban ng Diyos sa tao, lalo sa mga miyembro kong born again, ako muna ang susunod, tutupad sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Para yung mga miyembro kong born again, magsisunod sa akin. Sabi ko kay Father Cuenco at saka kay Pastor, kung ganun po, Pastor eh, yung sistema, ideolohiya, alituntunin, gabay, patnubay,
na inyong isinasagawa sa inyong pamumuhay para mapalapit kayo sa Diyos, sa maikling salita, ay parang tumpal, tibilin ti Diyos. Pagtupad sa kautusan ng Diyos. Alam mo sabi sa akin ni Father Cuenco? Ha? Yan nga ang aming sinusunod. Sabi ni Pastor din, definitely right. Ibig sabihin, yan ang katotohanan na aming sinusunod na sistema para mapalapit kami sa Diyos. O, sabi nila, ito raw yun. Yung palang tumpal, tibilin ti Diyos. E yung sabihin ko sa dalawa, Father, Pastor, yung pong sinusunod yung sistema na sinasabi nyo, na map-nap. Na sistema na inyong sinusunod para mapalapit kayo sa Diyos, eh sa maikling salita po sa amin yun eh, sa Arabic eh, Islam. Eh nung sabihin ko sa kanila yon, alam mo sabi ni Father sa akin, ay hindi, Katoliko ako ah. Yung kabila, ay hindi, born again ako ah. Sabi ko, bakit ganun niya? Parang hindi naintindihan ng dalawang kausap ko. Bakit pag sinabi ko yung Tagalog o yung Ilocanong palang tumpal tibilin ti Diyos, sabi ni Father Cuenco, Ilocano siya, Kastagayam! Sabi nung pastor, yan nga! Yan ang kami sinusunod para mapalapit kami sa Diyos. Pagtupad, sa kutusan. Eh, pero pa sila, eh, sa wikang Arabic po nun eh, Father eh, Pastor eh, Islam. Ay, hindi ha, basta. Sabi nung pare, Katoliko, bola niya. Ano ba itong mga kausap ko? Nakakaintindi ba ito? Bakit pag Arabic, ayaw nilang tanggapin? Pero pag Tagalog o Ilocano o Kapampangan, Pamanginood kay Putos Gingino, o kaya naman eh, magtuma sa Subo sa Ginoo, tinatanggap nila. Bakit ganoon, mga sister and brother? Gusto kong malaman, kaya ka tinanong ko sa inyo, naintindihan nyo ba? Wala pong pinagkaiba yung panangtumpal, tibilin ti Diyos Ilocano, at Arabic naman nun ay Islam. Bakit yung pare at saka yung pastor, ayaw nilang tanggapin ito, pero yung Tagalog, tinatanggap nila. Ano ba yun? Naintindihan nyo ba? Ito po ba pagka binibigkas ng mga nating mga Kristiyano, nagkakaroon tayo ng galis? Sigaw po kasi nyo, mga Kristiyano, mga kamay, Islam. O, oh, nangati kayo, nangati. Meron ba tumubong mga puni dyan? Ah, butil-butil? Nakaka-allergic ba ito? O, hindi naman pala, bakit yung pari at saka yung pastor? Ano bang meron dito? Ha? Ah, hindi, sinabi ko na nga eh. Sabi ko na nga sa kanila, yung po sinasabi ninyong pagtupad o palang tumpal, tibilin sa Diyos, eh sa wikang Arabic lang po niyan ay Islam. Eh sabi ni Padre, hindi, katuloy ko ko. Hindi ako, born again ako. Sabi ko, bakit ganoon? Pagkabag tinanggap nila ito eh, iniisip nila, kapatid na nila yung mga Muslim. Wala namang kinalaman dito sa kanilang Muslim eh. Oo, oh, kahit sino pwedeng gumamit dito eh. Oo, oh, malinaw po ba? Oo. Oh. Ito po yung kinagisna natin na lilingunin natin sa mga magulang natin. Na siyang kinagisna ng ating mga ninuno bago dumating ang relief ng mga Kristiyano na siyang kinalalagyan ko bilang isang Kristiyano ngayon. Ang ating mga magulang, sila ay dating Islam. Sila ay dating palantumpal, tibilin ti Diyos. Ha? Yun na lang. O, tatanggapin ng mga pari yun. Tatanggapin ng mga born again pastor. E bakit pagka Islam na Arab ayaw? Ano ba yan? O, clear po ba? Clear? O, baka may mabunod kayo niyang tanong. Ano ang Islam? O, Islam, Ilocano, palang tumpal, tibilin ti Diyos. O, baka may tanong mamaya, pagbunod nyo sa tanong mamaya, tanong eh, ano sa, anong ibig sabihin ng palang tumpal, tibilin ti Diyos sa Arabic? Sagot? Islam. O, ganun lang! Ang gaang lang! Mamaya, hindi nyo pa masagutan nyo, kukutusan ko na kayo. Gaang-gaang lang eh. Isa-isang topic pala, kita nyo, maraming tanong, ganun lang, pare-pareho lang, pinabalik-baliktad ko lang. Oh, yun lang yun, ha? Oh, clear, ha? Mga kapatid kong Kristiyano, Kristiyana, oh, yan, okay na. Kita nyo, alam ba ni Lucio Tan yan? Alam ba nung may-ari ng SM yan? Isa pa lang yung salita, ha? Yan yung natutunan nyo. Yan, punta na tayo sa controversial na isa pang salita. Ha? Ito pinaka-controversial sa lahat. Marami nakakatuwa, marami hindi nakakaalam ng salitang ito. At pinag-uusapan ng lahat sa ating bansa. Maging sa labas ng bansa. Ito pinaka-controversial na salita. Sigurado ito pinaka-controversial. Mas marami ang hindi nakakaalam dito. Siguro sa 100,000 tao, isa lang nakakaalam.
Ngayon, mapapabilang kayo sa 100,000 tao, kabilang kayo sa isang nakakaalam. Yung 99,999. Kawawa. Ito po yung pinakamalagas, pinakakontroversya. Yan. Pag tinanong ko kayo, mga kapatid, kung Kristiyano, Kristiyana, kung anong ibig sabihin ng Muslim, iba-iba yung sasakot ko sa akin eh. Since nandito po ako nagle-lecture ngayon, hindi sa loob ng eskwelahan. Pag ako inibitahan po sa university, UP, Ateneo, FEU, madalas po ako naibitahan diyan sa mga iba-ibang mga eskwelahan para mag-lecture tungkol dito. Tinatanong ko po yung estudyante. Pinapatayo ko isa-isa. Hindi ko po gagawin sa inyo to. Kayo na mga kapatid kong Christian dito ngayon na bisita namin. Dahil bakit? Ayoko mapahiya kayo. Walang problema doon sa loob ng eskwelahan. Dahil bakit? Nag-aaral po yun eh. Nakayuhan nyo na? Eh dito baka mapahiya kayo. Tiya, pag tinanong ko isa sa inyo dito, iba-ibang isasagot ninyo. Tungkol sa salitang ito. Pag tinanong ko, oh sister, ang pangalan mo, di ba? Oh, Maricel, pag narinig mo ang salitang Muslim, ano na iisip mo? Tiyak na iba isasagot niya. Pag tinanong ko naman ito, sino ito? Corazon. Corazon! Pag sinabing Muslim, ano kagad ang wala ko sa harapan mo, wala itong mga taong ito sa harapan mo. Ano nasa imagination mo kagad? Iba isasagot na sasagot ni Maris. Iba-iba ang definisyon o kahulugan ng tao dito. Iba-iba. Believe me. So hindi ko lang po ito tatanungin, pero tiyak, masasapul ko ang nasa isip ninyo. Kasi bakit? Mula po doon sa mga pinagtatanong kong mga estudyante. Pag tinatanong ko ang mga estudyante, kung ano kagad ang sumasagi sa isip nila kung wala ako sa harapan nila at hindi ako nakaganito, kung ano-ano mga iniisip nila kagad. Iba-ibang sagot nila. No? Pag tinanong ko sila kung anong Muslim, pag ang natanong ko ay babae, dalaga, biyuda o may asawa, pag babae na tanong ko, alam mo kung sagot kagad sa akin ng mga babae? Ay, ayoko po niyan. Ayoko niyang Muslim na yan. Ayoko ng Muslim. Ay, bakit sis? Unang kahulugan, bakit mo ayaw? Eh, kasi po maraming asawa. Allah Akbar. Yun ang unang sagot sa akin pang babae, tinanong ko. Ayoko niya, maraming asawa. Yung kagad, pag sinabing Muslim, maraming asawa, alam nyo, binabara ko na kagad yun. Ha? Binabara ko na kagad yung sagot na yun. Sa anong paraan? Sabi ko, sis, kung makapagpapamuslim pala sa siyang tao ang pag-aasawa ng marami, Muslim na sana kasalukuyan natin naging presidente noon na si Era. Na ngayon ay mayor ng Maynila. Eh, anin po ang naging asawa niya, hindi ba? Wag na yan. May mas matindi. Muslim na sana ngayon, si Ramon Revilla Senior, yung agimat ng masa. 57 ang naging asawa niya. 86 na magkakapatid sila Bong Revilla. Alam niya, nagpapatayan pa nga. O, hindi po ba? Di sana naging Muslim na si Ramon Revilla. Kaya pag tinatanong po yung dating senador natin eh, Muslim po ba kayo, former senator? Ano Muslim? Kristiyano. Eh marami po kayong asawa eh. Kasi ang kaulugan po ng marami asawa, Muslim eh. Pag tinanong ko si Eric, Muslim po ba kayo? Mayor? Ay, bata ko naging Muslim. Eh marami po kasi asawa eh. Sabi ng mga Christian, pag sinabi marami asawa daw eh, Muslim. So in other words po, ang pag-aasawa ng marami, hindi po nakapagpapamuslim sa amin. Eh, bakit yun ang pagkakaalam namin? Oh, ilan po kayong Christian ngayon? Bibilangin ko lang, ilan lahat? Meron po ba yung 30? Di ba, huwag na, sinan din ko lang bibilangin. At least may 30 po ha. Huwag nyo na ikala. Di matupok ka pa rin. Sa atin na lang muna. Please ha, yung 30 po namin bisita ngayon, huwag nyo na sabihin sa mga kamag-anak ninyo. Ang i-reveal ko sa inyong katotohanan patungkol sa mga Muslim na ito. Hindi sila makakapalag dahil totoo sasabihin ko. Pero sa atin na lang po. Please ha? Bakit ko sinasabi huwag nyo nang ikalat? Malalaman nyo kung bakit. Pagpapatuloy kong salita ko. Ang katotohanan po, sinasabihan po ang mga Muslim na yan na maraming asawa. Alam nyo po ba na ang katotohanan ha? Nagaganap sa amin? Problema po namin ang pag-aasawa. Anong paraan? Sa 10 Muslim po na nagsasabing Muslim dito sa ating bansa, sa 10, 4 lang po ang nakapag-aasawa sa amin. 6 pa ang namamatay sa amin na hindi man lamang nakapag-asawa, ni nakaranas na makipag-girlfriend. Problema po namin ang pag-aasawa.
Pero sinasabihan kami, marami kaming asawa. Eh, problema nga namin, namamatay kami, walang asawa. Tapos sasabihan niyo mga Muslim, maraming asawa. Eh, Ustad, bakit nangyari? Kala namin mga Muslim, maraming asawa, yung pala eh. Yes, ang katotohanan. Iilan lang po sa amin ang pinapalad na makapag-asawa. Eh, bakit ganun, Ustad? Chismis kasi nababalitaan niyo ang katotohanan. Bakit ganun? Mas marami sa inyo hindi nakakapag-asawa. 60 pa. 60% sa 10, 6 ang namamatay sa amin walang asawa. Kasi bawat isa po sa amin, bawat individual na lalaki Muslim na isinisilang, pagkasilang niya at pagka-undi-undi na nagkakaisip ng aming mga anak na lalaki, ikinikintal namin sa aming mga anak, inikintal na magulang sa kanilang mga anak na lalaki na bawal kami mag-asawa kahit isa. Isang alam, bawal kami. Tapos pagpunta pa po namin ng moske, magse-sermon yung imam, yung pinakapari ng mga Muslim. Sasabihin ng imam, o kayong mga kabataan, kalalakihan, kabataan, bawal kayong mag-asawa kahit isa. O, can you imagine? Tapos sasabihin nyo, maraming asawa Muslim. Di isa nga lang, pinagbabawalan kami. Una, ng aming magulang. Pangalawa, pagpunta namin sa moske, kahit isa, bawal kami. Kaya marami sa amin, hindi nakakapag-asawa dahil isa lang bawal sa amin. Oh, you see? Napakanoon si Chad. Maris yan, nakakurason. Okay, tapos isa lang bawal kami mag-asawa. Isa lang bawal. Tapos sasabihin nyo, marami pa. Kating lang ito ha. Sinasabi ko sa inyo, katotohanan. Ano ba nakalagay sa amin? Bakit ganun? Bawal kami mag-asawa ng kahit isa. Pinalalaki kami ng aming magulang, pagdating sa aming mosque, bawal pa kami kahit isa. Nakalagay po kasi sa amin, maging sa aming Quran at katuruan na itinuro ng Propeta Muhammad sa kanyang hadith na siyang panuntunan ng mga Muslim. Ang nakalagay po eh, o mga Muslim na kalalakihan, bawal kayong mag-asawa kahit isa kung hindi nyo kayang gabayan, pakainin, sustentuhan. Bawal. Sabo? Kaya kita mo mga Muslim, karamihan binata. Anong ginasal niya? Nandun sa palengke, nagtitinda yan, nag-iipon yan. Para makapag-asawa. Dahil bawal sila mag-asawa kung hindi nila kayang pakainin, gabayan, sustentuhan. Kaya kung pag-aasawa, Corazon, Maricel, ang pag-usapan, ayaw namin maging Muslim. Gusto namin sa Christian. Bahan sa Christian. Kahit walang makain, tusok dito, tusok dito. Isang-saw dito. Masarap sa Christianismo! Dahil bakit? Pwede kami mag-asawa na mag-asawa kahit ilan pa. Kahit walang makain, nagdidil-dil ng asin. Pwede mag-asawa sa Kristyanismo. Dito sa mga Muslim, bawal. Kahit isa, kung hindi niya masusustentuhan. Kaya makita mo mga Muslim sa palengke, itinda yan. Pagdating na isang taon, bubuksan niya yung alkansya niya ngayon. Itin na niya. Pwede na kaya itong pera ko itong pag-aasawa. Naku, baka magkasakit ako. Hindi na, next year na lang. Papako na naman yung ulit yung kanyang alkansya. Pagkatin ng next year, titibagin na naman niya. Ibilangin niya na naman, pwede na kaya. Eh, pag nakapag-asawa na ako, baka naman magkakasakit yung asawa ko. Next year na lang. Pako na naman. Pako na naman ulit. Pagkatin na naman sa taon, bubuksan niya naman ulit. Pwede na kaya. Ay, hindi naman kung nagka-anak kami, magkasakit naman yung anak ko. Kukulangin. Ay, next year na lang. Balik na naman. Paku na naman. Kakaneksin ang kakaneksin. Hanggang sa? Tumanda na. Hanggang kinatamaran na. Kaya marami kang binata. Kaya makikita mo, nakakapag-asawa yung mga Muslim. Pamibigla ka. Ang tanda ng Muslim, ang bata ng kanyang. Ay, doon lang siya nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng pera ba para sustinihan ang kanyang magiging pamilya. Kaya pag ang Muslim ang napag-asawa mo, tiyak na bubuhay ka. Hindi ka mapapariwara. Wala napapariwarang babae sa mga amay ng mga Muslim. Dahil gagawin namin siyang reyna. Eh? Kaya kung pag-aasawa pag-uusapan, ayaw namin sa aming reliyon. Gusto namin maging Christian. Dahil kahit walang makain, eh, di ba? You see? Oh, eto naman ngayon. Eh bakit nababalitaan namin ilan sa inyo nakapag-aasawa ng higit sa isa? Ano ba maswerte po yung pinalad po yung ganun? Paano pinalad? Eh doon nga lang sa isa, napakabigat ng kapatakaran. Di ba? Lalo mas pabigat ang patakaran pagka dalawa na. O paano naman yun? Alibaba, asawa ko na si Maricel. Alibaba wala, Maricel, ha? O.
eh gusto ko pa mag-asawa ng pangalawa. Bago ko makapag-asawa ng pangalawa, may lulusutan ako tatlong requirement. Ano yan? Una, titingnan ko yung aking kakayahan, pinansyal. Kaya ko bang magpamilya ng dalawa? Ibig sabihin, sobra-sobra pala yung aking kinikita para sa aking isang pamilya. Kung hindi, bawal. Una pala requirement, marami bumapaksa. Hindi pa natatapos dun. Hindi lang financial capability ang kailangan. Titingnan ko ang sarili ko. Kaya ko ba talagang ang sarili ko makapag-asawa ng dalawa? Eh mamaya, kay Maris sila, eh, pag sa gabi, gumagamit ako ng oxygen. Eh, pag nag-asawa pa ako ng pangalawa, makitigok na ako nun. Na dalawa, magiging byuda ko kagad. Marami, kung may anak pa ako, maiiwanan ko. Oh, dapat, ang isang lalaking Muslim, malulusutan niya, may pera siya. Pangalawa, malusog ang kanyang pangangatawan. Ha? Eh, kung sa isang asawa lang gumagamit ang bulay, sarap na bulay. Pagkatapos ang performance niya, eh, pati mamamatay yan! Ako mo na, Marcel. Hindi pala tatapos yan. Ito yung pinakamangat-pangatlo. Dapat ang isang Muslim na mag-aasawa ng pangalawa, kinakailangan may panahon siya sa kanyang pamilya. Eh, mga isang pamilya pa lang, wala isang panahon. Hindi niya na maasikaso yung mga anak niya na papariwara. Tatlo yan, sister. Kaya kung pag-aasawa, pag-uusapan, ayaw namin sa aming reliyon. Dahil bakit? Ang hirap ng patakaran. Mawawala ang pagkatao namin pag ginawa namin ang isang bagay na gawain ng mga Kristiyano na kahit walang makain, may asawa, may anak na nagugutom, pwedeng tumusok doon, kumarga. Hindi ba? Mag-asawa ng mag-asawa kahit walang makain. O, hindi ba? Sa amin, bawal yun. Dahil bakit? Sa amin, bago namin asawahin ang isang babae, tinitiyak namin na siya'y mailalagay namin na ano? Sa araw, nakangiti siya. Sa gabi, tumitirik ang mata niya sa paligid. Ganun daw ba? Paniwala ka at Maricel, dalaga pa ba? May asawa. Ikaw, si Pero. Sino dalaga rito? Ako, hindi. Huwag na, ngayon. Hindi na kayo tak. Kung nagkataong alam nila ito kung pa. Kung nagkataong, kung nagtak, sakali may anak ang dalaga, kaya nung ibibigay ang anak mo kung may nanliligaw na Kristiyano kung gusto. Hindi! Mapapariwara yun. Wala kang kwentang magulang. Hindi! May karapatan ka. Dapat sasabihin mo sa magulang, sa anak mo, huwag yan sa Kristiyano na yan dahil hindi ka tiyak yan. Samantalan doon sa Muslim, titirik ang mata mo sa maligayahan. Lagi ka nakikinig. Di ba? Hindi ka magugutom. Bubuhayin ka niya dahil bago mag-asawa ang isang Muslim, titiyakin niya na mapapabuti ang kanyang pamilya. Oh, you see? Yan ang may isip na magulang. Yan ang nagmamahal sa kanyang anak. Lalo kung dalaga ito. Believe me, my sister Maricel, kung alam ito ng mga Kristiyana, ang patakaran namin sa loob ng aming samahang ito, ng aming pananampalatayang ito. Ha? Buti na lamang, hindi nyo alam. Buti na lamang. Tuloy tayo. Okay? So in other words po, buti na lamang mga kapatid ko mga Kristiyan, hindi nyo alam ang patakaran namin ito. Dahil kung alam ng mga Kristiyana, na ganito pala katindi ang mga Muslim pag umibig at talagang pag pumalaot sa pagpapamilya. Maniwala po kayo kung alam lang ng mga Christian ito, pati ng mga magulang. Patay ko, kalagay ko ang mga kadalagaan dito sa ating bansa. Pag nakakakita ng Muslim, magsasabi sa mga Muslim, "Oy Muslim, asawahin mo nga ako. Kayo na ang maliligaw sa amin. Buti na lang, hinihim ito sa inyo. Buti na lang. Buti na lang." Okay po ba? So, ang pag-aasawa sa amin ng marami ay hindi nakapagpapamuslim. Hindi kami naging Muslim dahil kami ay naging asawa ng marami. Ha? So, tanggalin nyo na sa isip nyo na ang mga Muslim maraming asawa. Ang katotohanan, hirap po kami mag-asawa. Ang totoong maraming asawa hindi ang Muslim, ang Christian. Dahil ang daming mga batong bastardo. Ang daming babae na kung saan eh, laruan lamang ng mga lalaki. Sa amin hindi. Kami, pag nag-asawa kami, tunay naming asawa. Legal, saan kami makaroon, kaalagaan namin ang aming pamilya, kakalingain. Kung sakasakal mag-asawa pa kami ng pangalawa, hinihiyak namin na kaya namin ang dalawa.
Clear po, ha? So, hindi na kapagpapamuslim sa amin ang pag-aasawa ng marami. Wala yan. Tanggalin nyo sa isip nyo yan, ha? Oh. Iba naman, pag sinanong ko, anong ibig sabihin sa inyo ng Muslim? Yung iba naman nasasabi sa akin. Ay, kaya kayo naging Muslim eh, kasi hindi kayo nakain ng baboy. Sabi ko, ba't ganun? Iba ganun nagsasabi. Sabi ko, hindi. Dahil bakit? Paano yung mga Seventh-day Adventist? Sa Bagisa, alam nyo ba yung Seventh-day Adventist? Oh, pag tinanong ko, kumakain po ba kayo ng baboy? Sabi ng mga Seventh-day Adventist, hindi. Ay, Muslim po kayo? Ay, hindi, Christian kami. So, hindi po nakapagpapamuslim sa amin ang hindi pagkain ng baboy. Yung iba naman, alam ko na, kaya kayo naging Muslim. Kasi, dahil sa pangalan ninyo, Abdullah, Abdul Fatah, Nasser, ha? Hindi po nakapagpapamuslim sa amin ang aming pangalan. Meron pong mga Muslim dito ang pangalan Armando. May Muslim po dito pangalan Roberto, pero tunay na Muslim. Ang iba naman, alam ko na, kaya kayo naging Muslim. Kasi nanay ninyo, tatay ninyo, Muslim. Nanay, tatay ninyo. Namana ninyo ang pagiging Muslim ninyo sa inyong magulang. Hindi po. Hindi kailanman namamana ang pagiging Muslim ng isang tao. Hindi. Kaya tuloy, marami sa atin eh, lumalabas na mangmang. Sa anong paraan? Pag napapalitaan nila na yung tatay Muslim, ang napangasawa ng tatay ay Christian na nanay, nagkaanak sila, ang tawag tuloy dito sa anak nila ay kalahati Muslim, kalahati Christian. So, mali po yun. Dahil bakit? Kapag ganun po pala na pag ang tatay ay Muslim, yung anak ay, yung asawa naman niya ay Christian na nanay, yung anak nila, kalahati Christian, kalahati Muslim, tinatanong po kagad eh. Pag may nagsasabi sa akin, ay, half Muslim yan. Ako, half Muslim ako. Alam mo, tanong ko kagad sa kanya, anong hap sa'yo? Yung baba o yung taas? Anong Muslim sa'yo? Yung nasa taas o yung nasa baba? At pagdating ng gabi, nahahati yung katawan, magkakaroon ng pakpak. Walang gano'n ha, Sister Maricel. Walang hap Muslim, walang hap Christian. Hindi na mamana ang pagiging Muslim. Yung iba naman, sabi nila, alam ko na kung bakit kayo naging Muslim. Kasi, marunong kayo magsalita nung magsalita ng Muslim. Ano yun? Eh, ang salita ng Muslim, Tagalog eh. Eh, bakit yung mga katagalugan? Ang salita ng Muslim, Ilocano eh. Ang salita ng Muslim, Kapampangan eh. Eh, bakit yung marami natin Kapampangan, hindi Muslim? So, wala sa salita. Maraming kapatid ko, maraming mga Christian, marunong magbaranaw eh. Marunong magtausog, hindi Muslim eh. So, hindi nakukuha sa salita yan. Mika lang yan. Walang pinagkaiba sa Ilocano, yung maranaw. Yung tausog, walang pinagkaiba sa Ilocano, salita. Salita lang yun. Hindi nakapagpapamuslim yun. Niyo, lahat ng mga sasabihin nyo, nasa utak ninyo, alam ko na, kaya kayo naging Muslim kasi bininyagan kayo sa pagka-Muslim. Bininyagan. Wala po kaming binyagan dito. Hindi po binibinyagan ng Muslim. Hindi kagaya ng Katoliko o Kristiyano na dadalhin yung bata pag pwede na dali sa simbahan at kukuha ng ninong at ninang para buhusan ng pare gawing Kristiyano. Hindi po ganun. Wala kaming ganun dito. Walang binyagan. O, kaya hindi kami binibinyagan. Alam ko na! Kaya po kayo naging Muslim dahil sa pagsusot nyo, nagsusot po kayo ng ganyan. Ito, sa babae, ito muna sa lalaki. Sa babae naman ay, gano'n, yan yung suot nila, sister. Eh kung ganyan pala, nakapagpapamuslim pala yung ganyan, eh bakit nasa lubong ko yung mother superior ng Quiapo? Kasama yung kanyang magkasamang madre sa likuran, ng dami, sabi ko. Assalamualaikum po, mother. Madre. Assalamualaikum po. Sabi nung madre sa akin, pati yung matanda. May lukulukong Muslim ko nakita. Bakit mo kuminati ng ganyan? Sabi nung madre sa akin. Eh kasi nakasuot po kayo ng pang-Muslim. Muslim po ba kayo? Nakita mo madre ako. Eh kung yan, makapagpapamuslim. Hindi na Muslim na yung madre. So wala. Hindi yan nakapagpapamuslim sa amin yan. Mga ganyan kasuotan. Yan ay kasuotan lamang ng kahinhinan. Kasuotan ng isang pagiging isang respetadang babae. Yeah, pero hindi sila naging Muslim dahil nagsusuot sila niyan. Kahit kayo, pwede magsuot niyan. Hindi kayo magiging Muslim para nagsuot kayo niyan. Ay, Ustaz, ano yung mga sinusuot mong ganyan? Ito. Ito? Wala po ito. Hindi nakapagpapamuslim sa amin ito. Ha? Wala po simbolo ito. Nung panahon na rasun, nasuot lang ng estilo. So na lang, ibig sabihin, wala. Or nothing. Wala. Wala po ito.
Eh, bakit po sa nagsusuot ka dyan? So, totoo lang po. Tayo-tayo lang. Kaya po kami nagsusuot nito. Eh, alam nyo naman po eh, ang mga Muslim kasi eh, mababango na. Mga gwapo pa. Narinig pa rin? Narinig pa rin? Eh, pag nagsusuot po kami ito, eh, pag wala po nito, 100% po ang aming kagwapuhan. Magka naman nagsuot kami nito, 101%. Pagkaling ko na nga, baka magka merong umibig sa akin dito. Hindi pa ba ako handang umagmahal? Tinanggal tuloy. Lali na nga muna yan. Yan, 100% na lang. Ha? Kasi hindi pa ako handang magmahal eh. Grabe. Yun po. So, wala. Whatever. So, lahat po nang nasa isip ng tao, patungko sa salitang ito ay... mali lahat. Clear ba? Sister Corazon na Sister Marcel? Clear ha? Oh, wala. Sa lahat ng nasa isip ninyo. Eh anong ibig sabihin ng Muslim? Eh bakit yung mga Amerikano nag-uusap, pinag-uusapan nito? Yung mga Pilipino, English ang Tagalog ang salita nila. Tayo mga Ilocano, Tagalog ang Ilocano salita natin, pinag-uusapan natin ito. Ano salita yan? Hiram na wika lang po yan. Hiniram natin yan sa wika Arabic na naman. Hiniram lang natin ito sa Arabo. O dahil pag-aari ng Arabo ang salitang ito, yan yung salitang yan, eh di tanong natin sa mga Arabo, kumuha tayo ng Arabo, isang Saudi, isang Qatari, ha? Isang Kuwaiti, isang Libyano, Libyan, ha? O, isang Jordanian, o, isang UAE, United Arab Emirati, o, kuha tayo ng isang Arabo sa kanila. Tanong natin sa kanila yan eh. O, ano ba sabihin ng Muslim, salitaan nyo yan eh. Hindi ko ano-ano nasa utak namin. Maraming asawa, hindi nakain ng baboy. Nagsusuot ng gano'n, kung ano-ano. Bininyagan, yung pala, hindi pala. O, ano ibig sabihin nito? Salitang ito. O, kuha tayo ng isang Arabo. Paglapit ng Arabo, sasabihin ng Arabo sa atin. Ano ba yung Muslim? Sabihin ng Arabo. Tao! Oh, tao naman pala eh! Eh bakit nila kailangan pa sabihin yung Muslim siya? Hindi lang sabihin tao. Diba? Tao pala siya. Yes, tao siya. Eh, tao naman pala. Anong dahilan? Bakit siya tinawag ng Muslim? Tao siya na kung saan ay hindi ordinaryo. Ha? Ibig sabihin niya, meron siyang sungay. May punto. May pakpak sa gabi. Hindi ordinaryo eh. Di ba? Totoo, hindi siya ordinaryo. Tao rin siya, pero siya ay hinihiwalay sa mga ordinaryong tao. Wow! Wow. Hindi siya ordinaryo! Na tao. See? Malalaman nyo ngayon kung anong siya kayong kalagayan. Ordinaryo o isang Muslim. Pag gusto nyo maging Muslim, hindi kayo ordinaryong tao. Kayo ay isang special na tao. Allah. Kasi nga, tinawag kayong Muslim. Eh, tao pala kayo, pero tinawag kayong Muslim. Anong meron ang taong ito na kung saan ay inihiwalay siya sa mga ordinaryong tao? Anong anong taglay niya na nasa kanya? Bakit siya tinawag na Muslim? Eh, tao din naman pala siya katulad natin. Bakit siya kinakailangan paghihiwalay? Samantalang, pare pa lang, may mata, may ilong, kung ano kinakain niya, kinakain ko rin. Kung siya'y pumupunta ng kubeta, pumupunta rin ako ng kubeta. You see? Natutulog siya, natutulog din ako. Napapagod siya, napapagod din ako. Nakagawa siya ng kasalanan, nakagawa din ako ng kasalanan. Eh, anong dahilan pa? Bakit siya tinawag na Muslim? Ako naman, ordinaryong tao. Eh, tao din pala naman yan. Anong meron siya? Ha? Oh, you see? Sabi nung mga matatanda doon sa may... Cagayan, na hindi pa nakakakita ng Muslim, eh, may buntot daw tayo. Alam mo yung matandang yun, Sister Marcel? Pinuntahan ko yun. Pinuntahan ko yun. Yun daw ang dahilan kung bakit kami tinawag ng Muslim dahil daw may puntos kami. Nung pinuntahan ko yun, sabi ko sa matanda. Matanda yun, 71 years old na. Sabi ko, Lolo, Apo, totoo po yung sinabi niyo, inaamin ko po. Yun po ang dahilan kung bakit kami naging Muslim. Ha? Tama po yung sinabi ninyo. May buntot po kami. Napagano'n yung matanda sa akin. Ito siya sa likod. Tinignan yung likuran ko. Ginanong ganun niya. Sabi ko, may pagkakamali po kayo. Yung buntot po namin hindi sa likod, sa harap. Kaya kinurit
ko lang yung matanda. Kaya ko doon. Inabi ko. Sabi ko doon, tututo kami. Ang pagkakamali nyo, ipinilita nyo sa likod. Sa harap po. Tuloy natin. Diretso tayo. So, iwanan natin. Hindi yun. No? So, ano ang nagpapahiwalay sa Muslim? Bakit siya tinawag na espesyal at hindi ordinaryo o pangkaraniwang tao? Anong meron siya na taglay? Na hanggat taglay niya sa kanyang puso, hanggat taglay niya sa kanyang pag-iisip, ang bagay na iyon, siya ay mananatiling isang Muslim. Ano meron siya? Ano ba ang kahulugan ng Muslim? Simple lang. Ang kahulugan ng Muslim ay mga tao o tao, Ate Maricel, at Ate Corazon, na kung saan, ito lang ang dahilan kung bakit siya naging Muslim. Ito lang ang kaisa-isang dahilan. Wala nang ibang dahilan. Hindi sa aming magulang, hindi sa aming pagsusuot, hindi sa aming kinakain, hindi sa pag-aasawa ng marami, kung ano-ano pang ipinupulapon na kahulugan pag sinabing Muslim. Hindi namumugot ang ulo o ano-ano pa, o terorista o ano pa. Isa lang ang dahilan kung bakit kami ay tinawag na Muslim. Bakit tinatawag na Muslim ang mga kapatid natin ito? Bakit yung ating mga ninuno, bago dumating ang Kastila, sila ay tinawag na Muslim? Anong meron sa kanila na kapag taglay nila ito, hindi nila inaalis sa kanilang puso't isipan ang bagay na ito, nananatili silang tatawaging Muslim? Allah! Allah! Ano yun? Ito yun. Yung taglay nila sa kaiputuran ng kanilang puso, sa tatak ng kanilang pag-iisip, hindi na binibitawan o bundagigpit ang pagyakap nila sa paniniwalang ito. Lalo na meron lamang nag-iisang Diyos. Allah! Sino bang tao, anuman ang antas niyang kalagayan sa buhay, anuman ang kanyang kinalalagyan na posisyon, the moment pinananatili niya at naniniwala siya na meron lamang iisang Diyos na siyang lumika ng sangkalangitan at sangkalupaan sa ayaw at sa gusto niya, Ate Corazon, Ate Maricel, siya isang Muslim. Sino mang tao na naniniwala na meron lamang iisang Diyos. Eh bakit meron kayong mga Abu Sayyaf? Meron kayong mga namumugot ng ulo? Meron kayong mga Muslim yun? Inaamin ko. May mga suicide bomber kayo? Inaamin ko. Tinatanggap ko, sila yung mga kapatid naming Muslim. Sila yung Muslim! Ngunit dapat yung tandaan, oo, mga Muslim kaming lahat. Especially kami, ang pagkakatawag sa amin, kaya kami tinawag na Muslim, hanggat hawak namin ang paniniwala na meron lamang iisang Diyos. Pero kami ay nahati sa tatlong uri. Tatlong uri ang division naming mga Muslim. At dito nyo malalaman kung saan kami kabilang. At yung naging kaibigan mong Muslim kung meron man, malalaman mo kung saan siya nakalagay na division. Nahati kami sa tatlong division o tatlong uri. Tatlong klase ang Muslim. Ang Muslim ay katulad ng asukal. Pare-pareho ba ang asukal? Merong primera, segunda, tercera. Ay, di ba asukal? Pero lahat yun ay asukal. Ganon din kami. Pare-pareho kami Muslim, ngunit nahahati kami sa tatlong division. Ha? Anong division yan? Una, meron kami tinatawag na Muslim na kung saan ay primera klase. Ano yung primera? Bakit siya tinawag na primera klase? Ano ang taglay niya? Of course, ang unang taglay ng pagiging Muslim, siya'y naniniwala na meron lamang iisang Diyos. Eh bakit naman siya tinawag na primera klase? Ah, siguro yan yung mga dato, yan yung mga gobernador, yan yung mga malalaking tao. Hindi. Hindi yun ang sukatan. Hindi yun ang sukatan. Merong primera klase sa amin na mumulot lamang ng plastic ng mineral water. Merong primera sa amin, ha? Nandun lamang natitinda sa mga bangketa. Na arawan, na initan, na mumuhay ng marangal. Primera klase. So hindi sukatan ang kayamanan. E anong sukatan, Ustad? Bakit siya sila tinawag na primera klase Muslim? Anong taglay nila na meron sila na karakter na kakaiba sa ibang Muslim? Bakit sila tinawag na primera klase? Isang dahilan lang. Kaya sila tinawag na primera klase Muslim
dahil sila yung Muslim na ano? At? O hindi ba primera klase yan? Kapag nakatagpo kayo ng ganyan na Muslim sa mundong ito, dito sa mundong ito, kaya dito sa Mandela, maniwala ka, my dearest sister, my dearest brothers in Christianity, nakatagpo na kayo ng taong ngayon pa lamang ay na-meet nyo na sa paraiso. Allahu Akbar! Primera klase yan. Eh. At kapag nakapag-asawa kayo ng ganitong uri ng Muslim, ito yung mga Muslim na kung saan, sa araw, lagi kayong nakangiti. Sa gabi, tumitirik ang mata nyo sa kaligayahan. Allahu Akbar! Grabe! See? Sa gabi, lagi mo sasabihin pagkagising mo pa lang, no? Sasabihin mo sa mister mo ito, kung ito nakapag-asawa ka ng ganito, Mr. Marite, sasabihin mo, sweetheart, nasa paraiso na ba ako? Ganyan! Pag nakatagpo kayo ng ganyan na Muslim, at yan ang pinagsusumikapan namin na inyong mga kapatid. Inshallah. Kaya nga, irarapol ko na po isa sa mga primera klase ko. Irarapol ko mamaya. Yan. So may mahirap na primera klase na Muslim. May mayaman din. Merong mayor, may gobernador, meron lang pangkaraniwan, primera klase. Meron tinatawag din kaming Muslim na segunda klase. Pero ang tawag sa banal na Quran, hindi siya tinawag na segunda klase. Ang tawag sa Quran kasi ay mixed class. Pero pwede na tawagin natin segunda klase. Bakit siya tinawag na segunda klase? Oo, Muslim pa rin siya. Nandun yung taglay niya sa kanyang puso at sa kanyang isipan na meron lamang nag-isang Diyos. Kaya siya naging Muslim. Pinanagatili niya, hindi niya binibitawan ito. Ngunit, bakit siya naging segunda klase? Kasi meron siyang karakter na magawa ng mabuti, gumagawa rin lang, ay maraming yan. Sala sa init, sala sa lamig. Galing, very good. Pero sana mas marami yung mabuting nagagawa kaysa sa masama. At least mapagtatakpan yung masama niyang nagagawa. Yun naman mga segunda klaseng ito, sana ay magsumikap na maging primera klase. Pag nakatagpo kayo ng ganitong tao, well, sa araw, ngingiti ka. Sa gabi, luluha ka. Hindi ka titiri. Hindi titiri. Kasi sa primera klase, titiri eh, sa kaligayahan niya. Ito, pag nakatagpo kayo nito kayo ng Muslim, yun, sa araw, ngingiti ka, sa gabi, luluha. Talang gano'n. Kaya nga rin yung primera klase. At ang muling-uli, ay yung tinatawag namin worst class. Pero dito sa Pilipinas, meron kaming tawag sa mga kapatid namin ito. Pag nakikita namin sila, ang tawag namin sa kanila, mga brother niya. No? Ayun tawag niyo yan, mga brother namin, mga pasaway. Bakit? Sila yung gawa ng at hindi gumagawa ng. Bahala na ko siya. Diyan ilalagay yung mga suicide bomber, yung mga abusayang, ang patuan. Bahala na kayo ha, kung sino sila ilalagay. O yung mga kaibigan nyo na nakakasalamuha, ay dito mga kapatid kong Muslim na ito, aalamin din nila sa kanilang sarili kung sila may primera, segunda o tercera. At least alam nyo na, pag nakakasalamuha kayo ng Muslim, ayan, Muslim ako, naniniwala ako na meron lamang sa satiman o isang Diyos lamang. Uy, alhamdulillah. Pag nakasalamuha muna, malalago muna. Pag nakikilala mo na paunti-unti, ay segunda klase. Bakit? Oo, nagtitinda. Pero bandang huli, ang ano naman eh, ano, nakita ko, minum ng alak, segunda klase ito. Tumutulong nga, nagsasadaka. O, pero may na masisilip mo, ay, sugaron. Segunda klase. Tumutulong eh. Ha? Tabangan talong sumasin, why? Pero pag inaalam po, asa si Pagarita nung natumabang sa masjid? Eh, nandoon sa madyungan, eskalera. O kaya naman eh, tong it's, hit ko ngayon, ha? O, ganyan, o. Segunda klase yan. Ha? Eh, dapat pag sumika pa maging primera klase. Ha? Believe me, my dear brother, in Islam, pag kayong lahat ay naging primera klase, na kung saan ay mababalitaan ng mga tao,
na ang inyong, kung kayo makapag-aasawa, ikikwento ng inyong mga misis na sila ay maligaya sa araw at sa gabi, tumitirik ang mata sa kaligayahan mo. Grabe! Grabe! Ha? Grabe, ibang klase yan. Ha? Clear ba, sister? So, pag sinabing Muslim, ito lang ang dahilan. Kaya kami naging Muslim dahil sa paniniwala namin na meron lamang. Ilan ba? Ay, Muslim ka ba? Oh, ay, kumukunta sa... Bakit ganoon? Teka muna. Christian ka, di ba, sister? Ilan ang Diyos? Ay, dapat Muslim ka. Kasi yun ang kahulugan nung sinasabing Muslim eh. Sino mang tao na naniniwala na meron lamang? Iisang Diyos. O ilan ng Diyos? Oh, dapat Muslim ka. Eh, bakit Christian kayo? Kasi yun lang ang ibang kahulugan nyo eh. Ito lang ang kahulugan ng isinasabing Muslim. Ano man ang kalagayan sa buhay, hindi niya pwede sabihin Christian siya. Hindi niya pwede born again ako, Katoliko ako, El Shaddai ako, dating daan ako, saksi ni Jehovah ako. Hindi! The moment, sino mang tao na naniniwala sa kaibuturan ng kanyang puso at pag-iisip na meron lamang sa ayaw at gusto niya, siya'y Muslim. Hindi niyo pwede sabihin Christian kayo dahil dapat Muslim kayo dahil yun lamang ang kahulugan nito. Eh, teka muna, baka naman totoo naman talagang hindi kayo Muslim. Eh, hindi totoong iisa ang Diyos ninyo, kaya nasasabi yung Christian kayo. Oo nga, malamang. Malamang. Bakit? Ito ang problema natin ngayon. Yung salitang iisang Diyos. Ha? Baka dito tayo may problema. Baka naman totoo, iisa nga ang Diyos ninyo, ngunit baka peke. Hindi yun ang tunay na Diyos. No? So ano bang ibig sabihin nung iisang Diyos o nag-iisang Diyos? Sa pananampalatayang Islam, no po, pag sinabing iisang Diyos sa amin, ay malinaw sa aming kaisipan. Walang pag-aalinlangan na tunay na iisa. So paano po namin binibigyan ng kahulugan ang salitang iisang Diyos? Ano ang ibig sabihin nito? Kami po sa loob ng Islam, ang ibig sabihin ng iisang Diyos sa amin ay kung papaano ang Diyos ay nagpakilala una saan to? Biblia. Kapag ang Diyos na kinikilala nyo, sinasabi ninyo na iisang Diyos, ay kung papaano ang Diyos ay nagpakilala sa Biblia, tiyak, Muslim ka. Iisa talaga ang Diyos na nakilala mo. O ang Diyos ay nagpakilala din sa Quran. Kung paano nagpakilala ang Diyos sa Quran, sa kanyang pagiging isang Diyos, ganun ang pagkilala ninyo. Sa ayaw sa gusto ninyo, hindi ka Kristiyano, Muslim ka. So kung ganun, ang Biblia pala at ang Quran, pareho ang ipinakikilalang Diyos. Sino yung Diyos na ipinakikilala dito sa Biblia at Quran? Pag ganun ang Diyos ninyo, Muslim kayo. Ngunit kapag labag ang paniniwala ninyo, hindi nandito sa Quran o kaya sa Biblia, pasensya na kayo. Peke! Hindi totoo ang Diyos ninyo, kahit iisa yan. Peke yan. Hindi yan ang tunay na Diyos. Inimbento lamang ang inyong Diyos. Gawa-gawa lamang. Katang-isip ang inyong kinilalang Diyos. Kahit sabihin nyo pala iisa yan, hindi yan ang tunay. Dahil ang tunay na Diyos nagpakilala sa Biblia at Quran. At sang-ayon sa Biblia at Quran. Ang Diyos, ang tunay na Diyos, ay nagpakilala sa kanyang apat na katangiang taglay. Sang-ayon sa Biblia at Quran, ang Diyos ay nagpakilala sa kanyang apat na katangiang taglay. Bakit ustad apat na katangian? Dahil wala pang nakakita sa Diyos. Meron naman nakakita sa Diyos? Mapapare, mapapasto, mapamaministro na iba-ibang sekta ng reliyon nating mga Kristiyano, pati natanong natin yung mga pari natin, mga pastor natin, mga ministro, ha? Kung nakita na ba nila ang Diyos, ano sagot nila? Wala pang nakakita sa Diyos. Totoo yan. Kaya ang Diyos, hindi natin makikilala sa anyo. Hindi natin makikilala ang Diyos sa anyo.
Dahil wala pang nakakita sa Diyos. So hindi natin pa-imagine kung ano itsura ng Diyos. So wala pa nga. Kaya kasi nga eh. Pag na-imagine mo ang Diyos, ay hindi yan ang Diyos. Eh wala pa nakakita sa Diyos, paano mo i-imagine? Oo. Wala pang nakakita sa Diyos. Hindi mo ma-imagine kung ano itsura ng Diyos. Pero sang-ayon sa Biblia at Quran, ang Diyos naman na tunay ay nagpakilala sa kanyang apat na katangi ang taglay. Kapag ganito ang Diyos ninyo sa apat na katangi ang taglay, mga magulang at mga kapatid, huwag mo nang itanggi at hindi namin ka rin itatanggi. Ikaw ay kapatid naming Muslim. Isa ka lang. Hindi ka Kristiyano. At ipapaliwanag kung anong ibig sabihin ng apat na katangi ang taglay na nakasulat sa Biblia at Quran ng ating kapatid na mamaya irarapol ko para sa mga kapatid nating Christian na talaga na para maiwan ko na dito sa Madela na po, ang ating Sheikh Abdullah Masabi. Alhamdulillah. A'udhu billahi minas saytani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bil imani wal islami wal qur'an. Wassalatu wassalamu ala al-mabawusi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad alaihi abdalu salatu wa attamu salamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sani billahi yawmiddin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating mga kapatid na narito sa ating lugar na pinagtatalakayan, sa ating mga kapatid na mga hindi mga Muslim. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Gutom na ba kayo? Hindi ba? Okay, alhamdulillah. Well, ang ating paksang naiwan, ano po? Yung pagkilala sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang tunay na Diyos na mayroong apat na katangian. Ano po? Alhamdulillah. Kaming mga Muslim, binanggit kanina ni Ustaz Barcelona kanina, naniniwala kami sa Quran, yung banal na Quran. And at the same time, naniniwala kami sa Biblia. Nagpakilala sa dalawang aklat na ito, ang nag-iisang tunay na Diyos sa apat na katangian. Dinamin lang po namin, bakit kami naniniwala sa Biblia? Ang Biblia po, nagtataglay ng lumang tipan at bagong tipan. Tama po ba? Lumang tipan at bagong tipan. Pero nakalimutan po ng mga kapatid nating Kristiyano, kung meron lumang tipan at bagong tipan sa Biblia, meron kayong isang nakalimutan, yung huling tipan. May huling tipan na ipinadala ang dakilang tagapaglikha. Ang tawag doon ay banal na Quran. At ito yung taglay namin mga Muslim na wala sa inyo. Dito lang kayo naniwala sa Biblia, sa lumang tipan at bagong tipan. Nakalimutan nyo yung huling tipan, the last and final testament of God. Ito tatlo nito pinapaniwalaan namin. Lumang tipan, bagong tipan, huling tipan. At dito natin kukunin yung apat na katangian ng tunay na Diyos. Ang unang katangian ng Diyos ayon sa Quran, kami mga Muslim eh. Si Ustaz, Christian. Malalaman nyo bakit Christian siya. Ako rin, Muslim ako, pero Christian din ako at the same time. Pati si brother, Muhammad. Ito po, ayon sa banal na Quran, Suratul Ikhlas, chapter 112, verse 1-4. Ganito po sinasabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naintindihan mo, sister. Kaya pala sabi niya, ano kaya sinasabi ng mamang guwapo doon? Salamat po. Ganito po, ano pa? Tagalogin po natin. Ibigay po natin yung kahulugan sa pinakamalapit na pinakamalapit na kahulugan sa lingwaheng maunawa natin. Sabi ng Diyos, ang unang katangian niya ay, sabi niya, pagkatapos niya sabihin, sa ngalan ni Allah, ang pinakamapagpala, ang pinakamahabagin. Ito yung unang katangian niya. Sabi niya, sabihin mo, ang Diyos ay nag-iisa. Yan ang unang katangian ng Diyos. Ayon sa banal na Quran, ang Diyos ay nag-iisa, ahad. Sabi pong ganyan. Sa Arabic po, pag sinabing ahad, absolutely one. Pag sinabing iisa, walang kasunod na
dalawa, walang kasunod na, tatlo, walang kasunod na, apat, lima, anim, wala. Nag-iisa siya. Absolutely one. Kaya tatanungin ko kanina yung sinabi ni sister. Ilan ang Diyos? Iisa. Yan ang unang katangin ng Diyos. Well, in fact, kapatid na Sheikh Abdullah, eh, yes, kung Quran na binanggit mo kanina, eh, opo, sa aming pong mga Kristiyano, eh, oy, Christian ka nakasulat po dito sa aming aklat na Biblia, pinaniniwalaan namin mga Kristiyano. Kasi Muslim po kayo, kaya kadalasan po si katwiran namin, sa inyo lang po yung aklat na yan. Guwapo rin pala mga Muslim. Opo. Akala ko kami lang. Guwapo rin pala mga Kristiyano. So, kapatid na Abdullah, yes, eh, ang katwiran po namin mga pastor at mga pare ng aming mga simbahang katoliko at mga protestante sa padista ng kristyanismo, ito pong Biblia ang sa amin. Okay. Eh, nakalagay din po dito sa Biblia na ang Diyos ay nag-iisa. Meron din? Opo. Meron? Ang sabi niyo kanina... Kala ko dito lang! Ah, hindi po. Basa, sabi meron kanina, ba? Opo. Sabi niyo kanina, ang Biblia po namin naglalaman ng lumang tipan. Yes. At bagong tipan. Correct. Eh, bubuklat po muna ako sa lumang tipan. O, meron ba? Opo. Meron din pala. Ito po ang pagkakasabi sa aming Biblia naming mga Kristiyano. Sige po, Pastor. Okay. My brother. Ito po ang pagkakasabi. Itatabi ko titingnan po sa aking sister. Titingnan ko kung talaga meron na. Itatabi ko po kay Sister Maricel. Kinulayan ko na po. Nakalagay. Deuteronomo 6, talatang 4. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoong Diyos. Meron nga! So, malinaw po, kapatid na Abdullah, sa aming Biblia na lumang tipan. Meron pala! Na ang Diyos ay iisa, nag-iisa. Opo, at ito po ay sa lumang tipan. Oh, sabi ng mga pohon naging, ay luma na yan. Dito na kami sa makabago sa panahon ni Kristo. Meron pa rin. Ay sa bagong tipan po, si Kristo po ang nagsalita mismo. Sa bagong tipan? Opo. Ay, bagong tipan. At sinabi po mismo ni Kristo, oh, basa, kung ilan ang Diyos. Ganito po pagkakasabi naman sa 1:17. At ang bagay pong ito, abang sinasalita ni Kristo sa karamihan ng mga tao na kanyang inaaralan, opo, siya po'y nasa pangangaral eh. Mm-hmm. Ang ginawa niya po'y tumingala sa langit eh. No, tumingala, may tolda. Ito pong pagkakasabi. Tingnan mo nga kung meron. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ayan. Dito. Ayan. Oh, tumingala po si Cristo sa langit. Ayan. Ang tolda po kasi niya nandito. Eh. Opo. Di ba, isipin na lang natin walang tolda. Okay. Pagtingala po ni Cristo sa langit, sa talatang 3 po ng 1:17 ay winika ni Cristo. At ito ang buhay na walang hanggan. May tinuro po sa langit eh. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Meron din pala. Alakbar! Meron din pala? Opo. Si Kristo po ay may pinakilala. Doon, itinuro niya po yung sangkalangitan. Sabi niya, na ikaw. Hindi niya po sinabi na ako. Opo. Sabi niya, na ikaw. Ikaw! Opo. Nakilala nila. O makilala nila. Na iisang Diyos. Isa rin pala. Opo. So meaning to say, sa Quran, ang Diyos ay iisa. Sa lumang tipan, ang Diyos ay iisa. Sa bagong tipan ng Diyos ay iisa, nagkakasundo pala. Opo, kaya wala pong pag-aanilang kapatid na Sheikh Abdullah, yes, na tunay na ang Diyos ay iisa. Tama pala, ito yung unang katangian ng Diyos. Na, hindi po dapat nila itong ikangay magkaroon sila ng pag-aalindangan pa. Dahil talagang tunay. Ang Diyos talaga hindi pwede maging dalawa. Of dahil course. Maging sa kumpanya, kapatid na Abdullah. Oh. Kapag dalawa ang manager ng kumpanya, eh mabigat yan. Magulo yan. Opo, eh kung lalo kung dalawa ang Diyos, ahatiin nila ang mundo. O, oh, aking kaliwa. Sa iyo kanan, sa akin ang kaliwa. Napatay ka. Teritoryo ko ito, teritoryo ko yan. Oo oh, nga naman. Hindi pa pwede. Kung hati pa ganun. O, paano? Sa iyong taas, sa akin baba. Hindi pwede, di ba? So, hindi pa payag na mangyari yun. Kailangan talaga na ang Diyos ay manatili na iisa. Yun po. Ang masakit po, kapatid na Abdullah, alam niyo po tinanong ko si sister kanina eh. Oo. Una natin silang tanungin po, nakakahiya. Okay. Oo. Sana hindi sila mapabilang sa mga kababayan natin na tinatanong natin. Okay. Marami tayong tinatanong na kababayan. Halimbawa, ang pangalan, ibang Maricel ito ha. Oo. Okay. Ibang kurason ito. Okay. Ha? Sa ano tanong natin kayo? Ah, Sister Maricel. Hindi Soriano. Ito, ah. Hindi kayo ito. Soriano, halimbawa, yung artista. Oo. Oh. Sister Maricel Soriano. Yan. Sister Corazon Aquino. Patay na yung stand. Presidente yun. Ah, patay na. Okay. Ah, di bale, okay na. Okay. Baka may Corazon Aquino pa rin. Okay, sige. Yung ano yung buhay pa. Cory Aquino na lang. Oo. Oh, okay. Sister Cory Aquino. Okay. Corazon Aquino. Ilan po ba ang Diyos? Eh, karamihan sa mga tao tinatanong natin, gumaganong pa.
Isa sa kanila. Direkta kagad sinasabi na, isa lang ang Diyos. Oo. Tama sila. Oo nga, pero nabibigla tayo eh. Mm-hmm. Ang kinagugulat natin sa kanila, pag tinanong natin sila ng isang tuloy-tuloy na tanong eh, sino? Eh, tatlo pong sinasabi kapatid. Sino yung Diyos na iisa? Tatlo pong tinasabi. Yes, ha? Sasabihin nila. Sister Maricel Soriano, Sister Corazon Aquino, ilan po ang Diyos? Isa. Sino? Diyos Ama. Diyos Anak. Diyos Espiritu Santo. Ang tatlo pong yan iisa. Sabi parang mali. Tatlo yan eh, sabi ko, di ba? Yes. Eh, walang nakalagay na gano'n sa Biblia eh. Wala ba? Wala po eh. Lalo wala Quran. Dito sa Quran. Ang nakalagay na ang Diyos ay tatlo. Ang nakalagay po, kapatid na Abdulay, napakalil. Luma at bago, ang Diyos ay? Iisa. Eh, wala pong gano'n. Dito rin ang Diyos ay? Iisa. Tinanong ko nga po yung mga pare na mga kaibigan natin, na libo-libo na natin na tanong, at mga pastor na naniniwala yes. na ang Diyos ay Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nasan po sa Biblia. Ano mo sabi sa atin? Tumatalikod sa atin eh. Kasi wala. Wala eh. Ay ganun? Niloloko lang pala kayo ng mga pare na yan. Wala po kasi sa Biblia. Wala sa lumang tipan? Wala po eh. Sa bagong tipan? Wala rin po. Dito ano sabi nga natin, di ba? Dito wala. Wala rin. Sabi natin sa mga pare pastor, magpapabinyag tayo kung merong ganun na kasulat. Naku. Na sinabi ng Diyos, ako'y Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Magpapabinyag tayo sa kanila. Magpapabinyag tayo, eh wala sila. Magki-Christian tayo, sabi. Opo naman, eh ayaw naman nila. Kung meron! Kung meron, eh wala po ay, wala. Eh. Niloloko so, talaga. Invento po talaga. Pagkagayon pa man, dahil pananampalataya ito, ano sabi natin? O sige po, baka naman may nakasulat sa Biblia na ang mga kapatid nating Kristiyano na pare at pastor at mga ministro na naniniwala ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Baka naman nakasulat sabi ng Diyos eh, ako'y tatlo, naging isa. Wala! Wala rin sila may wala! O isa, naging tatlo. Wala rin! Diba? Wala rin eh! Kaya nga napagtataka, bakit nila ginagawa isang bagay na isang katang-isip na sinasabi, ito ang Diyos! Nakakapangilabot mo, kapatid na Abdullah eh. Nakakapangilabot ang ginagawa nilang panglilinlang sa kanilang mga kababayan. Correct. At ito'y kahindik-hindik na bagay. Opo na naman. Una-una, nakataya ang kaluluwa ng ating ang kaligtasan ng ating yes mga kababayan. Una, paano sila mapapatawad ng Diyos? Correct. Kung hindi ang Diyos ang nakilala nila. Kung hindi yung tunay na Diyos. Opo naman, na siya nabibigay na kapatawaran. Ano challenge natin sa kanila? Baka naman, yung sinasabi nyo ang Diyos ay tatlo, naging isa, o Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Baka naman may talatang nakasulat na, baka nga napapatuto na sinabi naman ng Diyos eh, ako ang Diyos ay Nescafe. Nescafe! Ako, Trego. Yung iwan? Wala rin siya! Wala! Talagang binigyan pa natin ng clarification. Wala pong Nescafe, baka Great Taste. Great Taste? Wala rin. Coffee ko. Wala! Baka, eh lang po na tayong Batangas, so sabi rin, baka po may Batangas. Barako. Wala rin! Wala rin. Wala rin. So in other words, yung pong paniniwala ng ating mga kababayan na isa tatlo ay labag na labag sa tunay na pagpapakilala sa tunay na nag-iisang Diyos. Sapagkat ang tunay na Diyos, ang sabi niya, mapakuran, mapabibliya, ang Diyos ay isa! Linawin ko po, ano po? Lawakbar. Hindi po paninira, ano po? Hindi pangiinsulto. Tunay na walang salita sa Biblia, sa luma at bagong tipan, na sinabi ng Diyos, na nakasulat, na ang Diyos ay may tatlong kalagayan. Siya ay Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Wala pong nakasulat. Walang nababasa. Dahil kung merong nakasulat, merong nababasa, paniniwalaan natin. Pero, sinasabi po natin kanina pa, walang nakasulat, kaya walang nababasa. Kaya ito po'y sinasabi natin, imbentong aral na ginawa lamang ng tao. Sentido ko mo, kapatid na Sheikh Abdullah. Yes. Tinan mo, kapatid na Abdullah, pag paniniwalaan natin ang bagay na yan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kung wala lang tayo na isang bata na grade 1, pag tinanong natin, bata yan. O bata, huwag na sa mga matatanda. Siguro naman, mas matitino ang mga matatanda kaysa sa bata. Mas mataas ang antas ng kaisipan kaysa sa bata. Sentido ko muna isang bata, kukuli natin. Okay. Iho, pangalan niya alibayo, Robert. Robert, Iho. Pag sinabi pa namin, ano naglalaro sa isip mo pag tinanong ka namin, pag sinabi namin, Diyos Ama, ano sasabihin ng bata? Eh, naglalaro po sa akin na isang Diyos na kagal. Matanda bata. Matanda? Matanda. Lalaki, babae? Lalaki, amay. Amay, oh. Hindi naman ina. Oh, siyempre. Ayan, lumalaba. Ayan, sa isip ng isang bata, yes. Na normal ang kanyang kaisipan. Yes. Ha? Meron na kagal isa siyang Diyos na matanda na lalaki. Lalaki. Oh, Diyos na. Ama. Meron na kagal isang Diyos. Isang Diyos. Ayan na kagal. Yes. Isa yan. Kita na. Malinaw sa isip ng bata. Correct. Eh, pag tinanong natin sa batang yan. Ako yung bata. Pag tinanong ko naman ulit,
Pag sinabi ko naman, Diyos anak, ano naglalaro sa isip mo, Robert? Ano sasabihin ng bata? Mas bata kaysa doon sa nauna. Pareho ba sila? Magkaiba. Isang matanda, isang bata. Magkaiba. Magkaiba. Eh, doon pa lamang magkaiba na eh. Opo. Dalawa na kagad ang tinukoy eh. Isang matanda at isang bata. Yung Diyos anak. Hindi nila magawang maging isa eh. Dadagdagang panalan ng isa pa. Yung Diyos Espiritu Santo. Naku, ano naman yan? Yung tinutukoy sa Biblia sa Mateo na ang Diyos Espiritu Santo. Meron sa ba? Nila. Meron. Sinutukoy po sa Mateo ng bautismo at si Kristo. Sa ilog Jordan, ang Espiritu Santo yung bumaba at nag-anyong isang kalapati. Ay, ibon! Isang ibon po. Naku, so, yung Diyos Ama, isang lalaking patanda. Yes. Yung Diyos Anak, isang bata. Kasing edad ko. At yung... Kasing edad ko. Okay. 21 years old ka? Matanda lang mo sa taon sa'yo. 22 years old. Nagtibo ako noong nakaraang taon. Kahit okay. Hindi ko pala. Okay. Wala po kontra. Wala. Kasing edad namin yung bata. Yan. Pagkahanap kami ng kasing edad ng matanda. Okay. Alright. So, diretso tayo. So, inadalo kapatid Abdullah, pag sinabi Diyos Espiritu Santo naman, ang isang ibon. Ibon. So, anyong kalapati binanggit? Magkakaiba talaga. Hindi pwedeng gawin nilang isa. Hindi nila mapag-iisip. Never. Ito isang malaking kalokohan, isang malaking isang malaking pandaraya at insulto sa inyong katinuan. Katinuan. Matalino tayo. Kailang kaisipan. Yes. Sa ayaw sa gusto nila, pag sinabi ng Diyos Ama, magkakaiba yan. Hindi magkaiba yan. Hindi pa pwedeng maging isa yan. Correct. Dasi. Dahil ang Diyos, napakalino kapatid na Abdullah. Nagpakilala sa Quran at sa Biblia na ang Diyos ay nag-iisa. Nagkasundo po ba tayo? Okay. Okay. Yan yung unang katangian ng Diyos. Dumako tayo sa pangalawang katangian ng Diyos. Ang pangalawang katangian ng Diyos ay, sabi po sa banal na Quran, yung binanggit natin kanina, siya ay Allahus Samad. Pag sinabing Allahus Samad, siya ay self-sufficient, siya ay walang pangangailangan. Yan ang tunay na Diyos, yung pangalawang katangian niya. Siya ay walang pangangailangan. Sintido ko muna po ito kapag dinasing Abdullah. Na naman! Pambata na lang po. Opo naman. Dapat patagalin dito eh. Yes! Kasi sa bata lang po yan eh. Mm-hmm. Eh, sa isip ng bata na napakasimple. Pag sinabi walang pangangailangan, eh, hindi katulad ng tao o hayop na pag nagutom, kailangan... Kumain! Pag nauhaw, kailangan uminom! Pag inato, kailangan matulog! Pag napagod, kailangan magpahinga! Oh, di, napakasimple. Ang Diyos walang ganyang kalagayan. Oo naman! Wala siyang pangangailangan. Oo naman! Pero napakasakit kapatid na si Abdullah eh. Madalas nating naririnig sa aral ng mga pari, mga pastor at mga ministro ng iba-ibang sekta ng reliyong Kristiyano. Ano yun? Sabi nila, binabasa pa nila ang aklat. Sabi nila, ang Diyos dinikla ang langit at lupa nung unang araw. Unang araw. Pangalawang araw ang mga bundok at panamim. Pangatlong araw ang mga kapatagan at mga karagatan. Pangapat na araw ang mga hayop. Mm-hmm. Ang panglimang araw naman ang mga ibon sa iyong papawid. Yes. Ika-ayon araw nilikha ng Diyos ang tao. Tao, kasama at tayo. At nung ikapitong araw, ang Diyos ay namahinga. What? Naku na takot na katapos. Nagpahinga ang Diyos? Yes! Inaaral ito ng lahat ng reliyong Kristiyanismo. Nababasa ba yan? Yung ang masakit kapatid na Abdullah eh, wala ganong katarantaduhan eh. Isang panluloko na naman ginawa nila sa Diyos eh. Insulto na naman ito kapatid eh. Teka Diyos, na. Magpapahinga. Teka lang, baka napagod kasi anam na araw na lumikha eh. Yung ang masakit so, eh. Itong araw, ano sabi? Nagpahinga. Napagod ang Diyos nila. Delikado eh, bakit? Napagod ang Diyos. Lumalabas kapatid na Abdullah, ang Diyos ay may kahinaan. Kung? Oo, kung magpapahinga ang Diyos. Marami. May pangangailangan siya eh. Ha? Yung nga lamang sa construction. Mm-hmm. Mag-overtime ka sa construction yung mga mason. Opo. Lalo na. Laborer. O laborer. Magkitibag ng patir. Yes. Ba? Weba? Exemption ng 8 oras pa. Naku. 16 hours. Naku. Pag uwi yan ang mangyayari. Halos mamatay-matay yan. Oh. Ha? Yan ha? Pagod yan. Pader yan. Mas lalo kung Diyos pa. Bakit? Mm-hmm. Abirong nilikha niya langit at lupa. Mga kalawakan. Ayan lahat dami. Ng ito. Ayan dami. Hindi mas matindi ang pagod ang aabuti ng Diyos yan. Overpatig yan. Kailangan magpahinga na. May kahinaan. Magpapahinga na. O, magpapahinga. E di ba overpatig yan? Naku. Magkakasakit yan. E kung magkasakit yan. Okay lang. Inika. O e kung madala sa hospital. Okay lang. Sentlo. Ay, maganda yan. E kung sa PGS, pipila pa yan. Ano na? E kung walang pilhead. E kung walang pambayan. Wala pang pilhead. Kawawa ang Diyos. Gusto to sa gilid siya. Sa gilid. Kawawa. Kung? Pipila. Gigising pala madaling araw yan. Para pumila sa PGS yan. Kawawa naman Diyos yan. Yes! Kung ang Diyos ay may kahinaan. Siyempre naman. Ngunit hindi ganun eh. Kapatid na Abdullah, bakit? Ganun po ba? Hindi ganun na sinabi ng Diyos, kapatid na Abdullah eh. Allahu Akbar. Eh sa Biblia po naming mga Kristiyano ay ganun eh. Meron po ba nasusulat? Opo. Ganito o, basa. Po ang pagkakasabi ng Pero Diyos meron eh. Meron po pala. Ganito po ang pagkakasabi ng Diyos. Talaga ng pari na ito, no? Isaiah 40, talatang 28. Hindi mo baga nalaman? Uy, dapat nating ipaalam. Hindi mo baga narinig? Uy, dapat nating iparinig?
ang walang hanggang Diyos. Totoo naman. Ang Panginoon, ang may lalang ng mga wagas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man. Ay, Allah, Akbar. Hindi nanlalata o napapagod man. Hindi daw, kapatid. Biblia ba yan? Opo, Biblia ito ng Kristiyano. Para pa lang yung Quran. Mamaya po yung mabigat itong usap. Eh, nagtataka nga po kung bakit niloloko ng mga pare, pastor at mga ministro ang kailang mga kaanib sa Kristiyanismo. Samantalang ang Biblia nagpapahiwatig kung sino ang Diyos. Hindi nanlalata. Hindi napapagod. Bakit sasabihin nila ang Diyos ay nagpahinga? Ituturo sa Kristiyanismo ang bagay na yun. Labagyan sa katangian ng tunay na Diyos. Na ang Diyos ay walang pangangailangan. Hindi ba, kapatid, hindi lang ito great insult sa dakilang tagapaglikha pag ang Diyos ay nagpahinga. Mas lalong insulto ito sa mga Kristiyano sa kanilang utak. Bakit? Yes. Kung ang Diyos na nagpapahinga at yun ang kanilang paniniwalaan, Diyos na nagpapahinga, dumating ang panahon na kailangan nilang tumawag sa Diyos, hihiling sila at magdadasal sa Diyos. Magdadasal? Eh sa pagtawag nila, natsyempo nila nagpapahinga ang Diyos. Patay ka. Oo nga nila, no? Kita mo nagpapahinga ako, tawag ka ng tawag. Magagalit pa ang Diyos dahil inistorbo nila ang pamamahinga ng Diyos. Aray ko. Oo nga naman, ano? Kung nagpapahinga ang Diyos, pero sa ganang amin, ang Diyos ay walang pangangailangan. Hindi niya kaya, hindi niya kailangan magpahinga. Sapagkat, bakit yung mapag? Diyos siya! Walang limitasyon ang Diyos eh, kapangyarihan walang hanggan. Bakit napapagod? Napakalaki insulto ginawa ng mga Kristiyanong ito sa kanilang Diyos. Correct. Sa tunay na Diyos. Correct. Kailangan makilala niyo kung sino ang tunay na Diyos. Correct. Na dapat na siyang lumika sa ating lahat, na dapat nating sambahin. Alhamdulillah. So, you see? Dagdagan ko, yes sir. Opo naman. Ito yung pangalawang katangian ng Diyos. Ano po? Kung yung kinikilala niyo yung Diyos ngayon, yung nasa utak niyo, yung nasa puso niyo na Diyos ngayon, bibigay po ako ng pangalan. Ano po? Sagasaan ko na po kayo. Ano po? Walang magagalit. Marami po mga kapatid natin kakristyanuhan. Nakasamahan mo? Opo. Ang tawag nila, yung nag-iisang Diyos, si Jesus Christ daw. Tama ba yun? Opo, yung po ang aming paniniwala mga Kristiyano. Ang tanong eh, si Jesus Christ ba? Nung mapagod, anong sabi sa Biblia? Nagpahinga po siya. May pangangailangan yung Diyos nyo. Nung nag-utok po si Kristo ay kumain po eh. Ay, may pangangailangan ang Diyos nyo. At nung dumumi po, dumumi eh. Nung natulog. Ay, naku! May pangangailangan. At nung po inantok, natulog po eh. Sa bangka pa nga po natulog eh. Ay, hindi Diyos yan. Opo, malayo po. May pangangailangan yan. Opo. Dahil ang tunay na Diyos, walang pangangailangan. Kaya nga sabi po ni Kristo eh, kung sino naniniwala sa akin sa tunay kong kalagayan, yes, sila ang tunay na Kristiyano. Eh naniwala po ako sa tunay na kalagayan ni Kristo eh. Mm-hmm. Ang sabi po ni Kristo, ako po'y sugo ng Diyos eh sa Biblia. Ay, Allah. Oo. Allah. Ang sabi po ni Kristo sa Biblia, napakaraming talata po, ako'y propeta ng Diyos. Ay, Allah. Ako'y isinugo ng Diyos. Ay, Allah. Eh yun po ang aking pinaniwala. Pareho pala sa Quran? Opo. Sura Maryam, chapter 19, verse 30, binabanggit. Wala po itinuro si Kristo na siya'y Diyos eh. Yes. Ang masakit po yung aking mga kababayan, Kristiyano, nasasabi Kristiyano sila, Kristiyano daw sila. Hindi po totoo yun. Kasi ang tunay na Kristiyano na tagasunod ni Kristo, kung ang kahulugan ng Kristiyanismo ay mga followers ni Kristo, tagasunod ni Kristo, pinaniniwalaan ang aral ni Kristo. Sinusunod ang aral ni Kristo. Ang sabi ni Kristo sa kanyang mga aral, ako'y isinihugo ng nag-iisang Diyos. Allahu Akbar. Pareho sa Quran. Opo, ako'y propeta na kanyang itinalaga. Pareho sa Quran. Opo, ang linaw po eh. Naniniwala ka ba doon? Opo, kaya nga po ako Kristiyano. Pinagmamalaki kong Kristiyano ako. Na tagasunod ka ni Kristo? Opo, sapagkat pinaniniwala ako, si Kristo ay sugo, si Kristo ay propeta, hindi siya Diyos, wala siyang kalagayan na yun, kaya po isa akong ganap na Kristiyano. Pinagmamalaki ko sa mga. Ewan ko po yung mga Kristiyano na sasabi kung gano'n na paniniwala nila. Eh hindi eh, iba po eh. Ginos nila si Kristo, kaya hindi po sila Kristiyano. Dalabag po ang kanilang paniniwala. Ikaw lang ang Kristiyano? Ako lang po ang Kristiyano. Na tagasunod ni Kristo? Opo, kaya pinagmamalaki ko. I am a Christian. Allah. Ako, kaya pag sinabi, sino ang Kristiyano? Ako lang dapat ang tatas, hindi ito mo nagtasatas ang Panginoon. Ganun ba? Ako lang! Allah. Dahil akong tunay na naniniwala kay Kristo eh. Nasa Quran, nasa Biblia eh. Sabi ni Kristo, sugo ako eh. Propeta ako eh. Walang linaw eh. Alhamdulillah. Ay sabi ng mga peking Kristiyano, Diyos ka ay peking yan. Peke. Ako ang original na Kristiyano. Aaway ka niya pag aaway. Ay ba? Mami, aaway ka niya. Ito kami sa Biblia. Okay. Alhamdulillah. Lagot kayo. Na nagmamalaki ko, isa akong Kristiyano. Alhamdulillah. So yan po, ano po, yung pangalawang katangian ng Diyos.
hindi lumusot yung mga kinikilalang Diyos ng iba. Dahil ang tunay na Diyos, sa pangalawang katangin niya, siya'y walang pangangailangan. Ulitin natin, kung ang Diyos yung kinikilala, may pangangailangan, hindi tunay na Diyos yan. Hindi tunay na Diyos yan dahil may pangangailangan siya. Ang tunay na Diyos, walang pangangailangan. Lahat ng kailangan natin galing sa Kanya, subalit siya, walang anumang pangangailangan. Kung itinuro ng mga pare na ang Diyos matapos niyang likain ang mga langit at lupa, kasama ang tao at mga bundok, buntal at hayop at lahat sa loob ng anim na araw, ang Diyos ay nagpahinga, hindi natin ituturo yan. Sapagkat hindi inyo na lang yan. Sa inyo na po yan. Hindi ganyan na sinabi ng tunay na Diyos. Correct. Lalo na sa Quran. Allah, sa Biblia, sabi niya, hindi siya nanlalata, correct, hindi napapagod. Ito naman ang sabi ng Quran, kapatid na Sheikh Abdullah. Chapter 50, opo, may kaunti ako alam. Allahu Akbar! Ito po ang sabi ng Quran. Chapter 50, verse 30 po ng banal na Quran. Pakinggan niyo po ang sabi ng tunay na Diyos. Bismillahirrahmanirrahim. Lakad kalak nas samawati wal ard wama baynahuma fi sitati ayyamin wama sana min lugub. Masya Allah. Tatagalugin ko para maunawaan natin lahat. Ito ang sabi ng Diyos na tunay na nag-iisa sa banal na Quran. Ang sabi niya, nilikha ko ang kalangkalawakan, ang mga planeta, ang mga bituin, ang araw, buwan, mundo, karagatan, bundok, alaman, hayo, mga kulisap at mga ibon, at tao! Lahat na! Sa loob ng anim na araw, ni katiting na pagod, hindi ko nadama. Yan ang Diyos! Hindi napapagod! Yan ang tunay na Diyos! Walang pangangailangan! Hindi pa pwedeng ang Diyos ay mapapagod dahil malaking insulto yan! Sa kadakilan ng dakilang nakapaglipan! Lalo malaking insulto yan sa mga kapatid kong Kristiyano! Dahil kapag ang Diyos na pinaniniwalaan nila mapapagod, darating ang oras kakailanganin nilang tulong, baka matyempohan nilang papahiga ang Diyos. Kawawa naman sila. Kukutusan sila ng Diyos. Kukagukan sila ng Diyos. Istorbo ka. Nakapahiga ako eh. Tawag ka ng tawag. Tama. Sentido kumon. Common sense dictate na ang Diyos, hindi, wala siyang pangangailangan. Walang pangangailangan. Kung ang Diyos mo kinikilala, may pangangailangan, hindi mo nakilala ang tunay na Diyos. Di ba ang Diyos siya? Peggy yan. Dumako tayo sa pangatlong katangin ng Diyos. Ang pangatlong katangin ng Diyos ay binanggit sa banal na Quran kanina, sabi niya, Lam yalid walam yulad. Ang Diyos po ay hindi nanganganak. Siya po ay walang anak. Hindi nagkaanak po ang Diyos. Yan po ang pangatlo na katangian ng Diyos. Kapatid Abdullah, ito po yung sentido ko mo naman. Correct. Hindi nang pwede talaga ang Diyos gagawa ng anak. Pero hindi natin dinibigyan ng limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Yes. Kung kaya ng Diyos gumawa ng anak. Pero hindi niya gagawin yon. Naman! Bakit? Pag ginawa niya yon, napaka-labas na ito sa lohika at kaisipan ng sentido kumuno ng tao. Correct. Dahil bakit kapatid na si Kabdula? Correct. Huwag natin tanggalin ang kapangyarihan ng Diyos. Kung sakasakali man na ang Diyos ay gagawa ng anak. Kung sakasakali, hindi natin... Halimbawa lang. Hindi natin binibigyan ng limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Correct. Kung sakasakali man ang Diyos ay gagawa ng anak, sa palagay mo, gagawa siya ng anak na hayo? Ay, hindi. Diyos siya eh. Diba? Diyos siya eh. Gagawa siya, anak niya. Sasabihan, anak ko yung hayop na yan. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa na hayop. Halimbawa, aso. Oo, aso. Palagay mo, gagawa siya, hayop yan. O, gagawa siya ng anak na hayop na aso. Kawawa naman Diyos yan. Bakit? Nagkaroon ng anak na Hayop, di ba? Hindi siya gagawa talaga ng hayop. Bakit? Ano bang katangian ng aso? Mga isang katangian lang ng aso. Ay, pag umihi. Alam niyo ba pag umihi yung aso? Pansinin niyo. Alam niyo, pupunta sa pader yan eh. Itataas yung paa niya sa pader at jijingle. Nakataas. Ay, di makikita nung Diyos, yung ano niya, yung tatay niya, yung Diyos. Halimbawa. Nasabihin nung Diyos, kawawa naman yung anak ko, iinila, itataas pa yung paa sa pader. Oo nga naman. Oh. Alam mo ba kung bakit tinataas ng aso yung kanyang paa sa pader? Naman. Ano? Oh, natatakot siyang baka bumagsak yung pader sa kanya. Kaya tinutukuran niya. Yun yun! Sasabihin nung Diyos, kaya doon pala sa pader, takot yung anak ko. Ayoko ng anak na hayop. Kawawa naman ang anak ng Diyos na yan. Yes. Lalo, mangangalak ang Diyos ng hayop. Hindi siya gagawa ng hayop. Naman! Halimbawa, yes, kung gagawa siya ng anak, yun na lang maano, yung medyo kinatatakutan ng konti. Ng mga hayop. Halimbawa, elepante, ang laki niyan. Laki. O, di gagawa siya ng anak. Halimbawa, hayop. Elepante. Uy, ilang may pigil niya? Ang laki niya.
Di ba takot sa kanya? The biggest mammal on land, ano po? Diba? Yes. Diba? Yes. Diba? Yes. Yung tinatabi king of the jungle na leon eh. Wala! Natapakan diba? Ako yun. Yes. Oh. Di ba? Yes. Halimbawa, may anak siya ng elepante. Elepante. Mm. Kaya masakit eh, makikita niya yung anak niya. O nga, laki-laki ng anak niya. May karakter na ganyan. May karakter. Oo, elepante, naka ganun. Yes. Ha? Eh, ang takot nga sa kanya lahat ng hayop, ang problema, pag meron naman siya nakita ng daga, kahit na bidwit, nangangatog siya hanggang sa mamatay. Yung elepante? Oo, elepante, takot sa daga. Takot sa daga? Yes! Pag nakita ng Diyos siya, kawawa naman yung anak ko. Takot sa daga? Takot sa daga. Hanggang sa mamatay yung elepante. Nanginig sa tao. Oh, daga! Daga! Can you imagine? Ang laki ng elepante, takot sa daga. Kawawa naman yung anak ng Diyos. Kung ang Diyos ay magkakaroon ng anak na hayo. Hindi gagawa ang Diyos ng hayo. Correct. O sige, kung sakasakali man, kung sakasakali man ang Diyos ay gagawa ng anak, sa palagay mo gagawa siya ng anak na tao. Hindi, Diyos siya eh. Bakit kapatid na tula? Diba, ang tao, ang daming pangangailangan. Halimbawa ano? O, oh, kung pagka, halimbawa, nagutom siya, kakain. O, edo. Panauhaw, kikinom. O, diba, kung sa pagkain na, halimbawa, eh, kung pagkain eh, napuntaan niya, halimbawa eh, sagingan. Halimbawa, puro sagin niya, puro potassium. Potassium niya, kain siya ng kain, gutom siya eh. Madagta yan. Madagta. O, dudumi ngayon yan. Naku! Pupunta sa CR yan. Patay yan. Eh, anak ng Diyos yan, pupunta sa CR ngayon. Hindi makakadumi yan. Hirap dumumi yan dahil matigas yan, mga tipi. Puro sa akin. Yan. Diba? Akin niyo ba yung anak niya hirap na doon sa kubeta? Pangit na mga anak ng Diyos yan. Grabe, sasabihin ko, kawawa ng anak ko. Bakit ba taong ginawa kong anak? Kung mga anak ng tao ang Diyos. Pero hindi gagawa ang Diyos ng anak niya na tao. Correct. Lalong hindi siya gagawa ng anak niya na hayo. Correct. Dahil Diyos siya, automatic na makapatid na Abdullah, gagawa siya na katulad niya rin. Na? Diyos din. At syempre, automatic, sintido ko mon. Correct. Kapag ang Diyos gumawa ng isa pang Diyos, magiging dalawa ang Diyos. Automatic. Dadami ang Diyos! Siyempre, eh siyempre, kung sakasakaling yung gumawa siya ng anak, the Diyos din. Yung anak niya, Diyos din yun eh. Yes. Nangangarap din na magkaroon ng anak yun. Patay ka bata ka. Siyempre naman. Yes. Ay, wala ba kapangyarihan gumawa ng anak? Pag nangarap mga anak din yung anak ng Diyos, magkakaroon na ng Diyos Apo. Ay, yung ama niya, anong nangyari na yun? Diyos Lolo na. Ay, yung Apo, paano nangyari? Gusto rin magkaanak yun, Diyos din yun eh. Ay, Diyos Apo sa tuhod. Ay, yung Apo sa tuhod, gusto rin magkaanak din. Diyos Apo sa talampakan. Ay, yung Diyos Apo sa talampakan, gusto rin magkaanak. Naku, patay na kuko na yan. Diyos Apo sa kuko, patay na kuko. Kadami ang Diyos pagka siyempre ang Diyos naman ay nanganak ng kapwa sintido niya. Sintido ko mo niya, kapatid na Sheikh Abdullah. Ang Diyos po mananatili na ang Diyos po ay iisa. Masakit ang gabin! Iisa. Ang ipinakilala ng mga Kristiyano kuno! Meron ba? Yes! Oh, si sino? Si Kristo daw yung anak ng Diyos. Si Kristo tinawag na anak ng Diyos? Eh, masakit yun. Yan ang paniniwala ng mga Kristiyano kung mga kapwa ko Kristiyano. Sila! Ako tunay na Kristiyano, pero yung mga peking Kristiyano... Ganun ba? Oo, naniniwala na si Kristo yung anak ng Diyos. Sa Quran, sabi si Yesu Kristo, sumakay niya ng mga kapepan, siya ay alipin ng Diyos. Propeta! Propeta ng Diyos! Never niyang sinabi na si Kristo siya'y anak ng Diyos. Never. Baka naman sa Biblia. Sa Quran, sabi ni Kristo, malinaw, narinig ko sa'yo. Yes. Siya'y anak ni Maria. Yes. Anak siya ng tao na si Maria. Yeah. Isa, Ibnu Maria. Yes. Sa Biblia po, ganito pong pagkakasabi ni Kristo eh. Kailanman po hindi pinakilala ni Kristo na siya'y anak ng Diyos eh. Meron bang ano? Opo. Ay, pareho ng Quran. Marami pong talata sa Biblia eh. Mm-hmm. Ang pagpapakilala ni Kristo, sunod-sunod po ang pagpapakilala niya. Meron ba? Opo. Ang sabi ni Kristo ay ganito eh. Maulit-ulit po eh, kaya ako pinakikita sa ating mga kababayan upang makita nila. Ang sabi ni Kristo siya ay anak ng... Ang tao? Anak ng 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 tinapa, hindi pala anak ng Diyos. Iyan po ang nasa Biblia, kapatid na si Abdullah eh. Pero anak it, pala ng tao! Pero ang pinakilala ng mga pari, pastor at mga ministro, anak daw siya ng Diyos eh. Sa pagkakapag-aaral ko, 86 times sa bagong tipan, ipinakilala ni Kristo yung sarili. Mula sa bibig ni Kristo! Yes, na siya ay anak ng tao! Ni Misan hindi niya sinabi na siya ay anak ng Diyos. Walang ganun! Kaya isang panloloko sa isang Kristiyano na ipakilala si Kristo bilang anak ng Diyos. Allahu Akbar. Ang malinaw, anak siya ng tao. Eh ang sabi pa nga ni Kristo ay ganito, tinan nyo ha? Yes, hindi yes lamang siya anak ng tao. Ang galing talaga ng pari na ito, basa. Ito pong sabi, ito pong tamang paniniwala kay Kristo eh.
ang sabi ni Kristo ay ganito. Kristiyano nga ito? Magaling sa Bible? Opo naman. Ito po, basa. Juan 8, talatang 40. Datapwat nga, si Kristo nasasalita. Datapwat nga yung pinagsusumikapan ninyo akong patayin na tao! Uy, tao! Na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos at hindi ginawa ni Abraham. Inadil mo po, kapatid Abdulay, ipinakilala ni Kristo. Ganap siyang tao. Sarili niya. Opo. Tawag niya sa sarili niya. Tao. Opo. Anak ng tao. At bilang pagpapatunay na siya'y walang katangian ng pagiging Diyos, dahil kung siya'y may katangian ng pagiging Diyos, malaking insulto po ito sa Diyos eh. Yes. Bakit? May ginawa kay Kristo kung siya'y Diyos eh. Ang ginawa po kay Kristo, ano yun? Ay, kapatid na Abdulay, ano yun? Babasahin po natin ang ginawa kay Kristo. Naku. Ito po, kung siya'y Diyos, ang pangit pakinggan. Naku. Sige na. Nang makaraan ang walong araw upang tuliin, siya ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan. Ay, tinuli yung anak ng Diyos sa Biblia? Ay, kung Diyos po si Kristo, can you imagine Diyos tinutuli? Asa ba? Mapangit tignan Diyos na tutuliin? Kawawa naman Diyos yung anak ng Diyos. Lumalabas ang Diyos pala, supot pa. Kailangan pa tuliin. Ang pangit eh. Matanong ko lang, Ustad. Tinuli yung anak ng Diyos sa Opo. Biblia. Anong tuli? Friends ka? German ka? Hindi ko pala. Pero Popo? Ang sabi ng mga nagkukurus eh, Maranaukat daw eh. Maranaukat? Ay, Allahu Akbar! Baka galing sa Maranau tribe yan! Oo nga. Ulitin natin, hindi po pang-iinsulto. Hindi pananakit ng damdamin. Ano po? Kung si Jesucristo ay mismo sa Biblia, kumain, natulog, nagpahinga, ano po? Pangangailangan po yun. Kinangailangan din siyang tulingin bilang isang tao. Siya ay may pangangailangan. Hindi po siya maituturing na Diyos. Dahil ang tunay na Diyos, walang pangangailangan. Ang tunay na Diyos ay hindi nagkakaroon ng anak. Hindi siya manganganak. Ulitin natin. Sa Biblia mismo, never sinabi ni Jesucristo. Take note ha. Never sinabi ni Jesucristo na siya'y anak ng Diyos. Pag sinabi pong never sinabi ni Kristo, hindi si Pablo, hindi si Juan, hindi si Mateo. May mga ibang taong nagsasabi, anak daw siya ng Diyos. Pero ang sina-challenge natin, kailan sinabi ni Kristo na siya'y anak ng Diyos? Wala. Ang matakit eh. Wala! Kapatid na Abdullah, yung anak ng Diyos sa tinukoy na nila si Kristo, maraming mga Kristiyano, lalo na ang mga kapatid nating mga Katoliko. Taas po ang mga Katolikong kapatid. Katoliko lang, Katoliko. Mga Katoliko. Pagkitaas po ng mas mataas. Yan. Kamay lang po, hindi pa ha, kamay lang. Hindi ko kayo tanong. No? Ito mga kapatid nating Katoliko, dalawa pa ang Jesus Christ nila eh. Dalawa? Opo. Kasi lang alam ko. Dalawa po eh. Dalawa? Opo. Itatanong ko nga sa kanila kung sino ang Jesus Christ na kinikilala nila. Yung mga nasi taas nila. Paano naging dalawa? Ay, mapakilala ko. Meron ka bang dalil? Opo. Meron po. Meron po kong katibaya, kapatid na Abdul. Ay, may dala yung pari nito. Magaling talagang pari. Opo. Gusto ko itanong sa ating mga kapatid na Katoliko, no? Kung ito po ba yung Kristo? Dalawa pala ang Kristo? Opo. Naku, may picture. Naku, pinicturean pa ha. Nagdala ng poster? Yan. Masilip nga. Ito. Sa mga kapatid namin Katoliko, ito po ba yung Jesucristo na ating sinamba at kinilala? Uy! Tisoy! Ito po ba? Katoliko, ito po. White Nazarene. Oh, taas po kamay. Ito po tisoy, ba yung Jesus puti! Ito po yung Jesus Christ. Taas ang kamay. Ito po ba yung si Jesus Christ? Ha? So ito na po yung Jesus Christ, sister. Ito na yung Jesus Christ. Ito na yun. Si Jesucristo na ito. Ito yun ha. Ayan, oo. Oh. Ayan. Ayan na yun. Ito na yun. Kinuunan ko po ito sa simbahan ng Baklaran. Uy. Tuwing Merkulis po, maraming tao doon na nagdideboto. Simbahan tisoy, po. Tisoy po ito. Tisoy kamukha ito. Ako. Kamukha ko yan. Mas malapit naman sa akin. Okay. Sige. Okay. Sige, sinakamukha. Okay. Siguro mas gwapo yung sabi naman. Ng iba, yan daw. Eh, paano naman ito kapatid na Abdullah? Ah, meron pang isa? Opo, eh, baka naman. Eh, pag ito po, eh, peki ito. Kung ito, peki ito. Peki yan. Para ito naman, peki yun. Pag yan ang totoo, ito peki. Ay, yan pre. Ang tingnan ko nga, ano ba yan? Eh, magkaiba po eh. Tingnan ko. Ay, tingnan nyo po. Oo. Ay! Black na sa inuna ko lang po sa kaya po. Kaya po naman, eh itim eh. Black na sa rin. Alin ba talaga totoo? Ayaw kong kamukha yan? Ayaw ko rin, lalong hindi. Lalong hindi ako yan. Hindi ako yan. Eto po ba, mga Katoliko? Ang Kristo. Sino ba talaga? Yung puti o yung itim? Yung negro o yung tisoy? Pili na. Pili na. Puti, puti, puti. Itim, itim, itim. Itim.
mga loko-loko dahil sila, magkakandaloko ng mga utak ninyo. Sinasabi ko sa inyo mga... Dalawa pala? Isang puti, pag isang... hindi nyo binuksan ang kaisipan ninyo, maninatili kayong mangmang sa harapan ng Diyos. At maging sa sarili ninyo. Mapaputi man po yan at papaitim. Ito po ang sabi ng isang manunulat. Isa pong magaling na profesor sa mga pare at mga pastor ang nagsulat ng isang libro. Meron ba? Ano ba yan? Ito pong binabanggit. Patungkol po sa larawan na yan. Dito, yasa. Opo. Okay. Ito po. Sa mga larawang yan, meron pong binabanggit dito. Sa page 28 po ng aklat na ito na sinulat ng isang Kristiyano na si Joseph Salud. Sino si Joseph Salud? Siya po ay kasalukuyang puro ng mga nag-aaral ng pagkapare. Mm-hmm. Ha? Siya ay nakapagtapos ng Biblical Language, Hebrew, Greek, Arabic, Hermeneutic, Research Writing, Theologian Seminary, nag-aral din siya ng Philosophy, Psychology, Theology sa Divine Word College. Ibig sabihin, isang magaling na writer at magaling na guro ng mga nagpapare. Professor! Anong sabi sa aklat niya kanyang sinulat? Ito po. Sa page 28, basahin ko po sa inyo. Patungkol dito, yasal ha? Okay. Ang katotohanan, alinman sa mga larawan na kulay itim man o kulay puti na isinulat na nakikita natin larawan ni Kristo ay isa lamang katang-isip na kinatha na ginuit ni Leonardo da Vinci. Katang-isip? Naku, patay kang bata. Ha? Sinong ba ng tao? Katang-isip lang pala ni Leonardo da Vinci. Sino po nagsabi, Ustad? Kristiyano. Hindi Muslim, ha? Hindi Muslim. O, profesor, inahalik-halikan niya na kasi kabdula eh. Mm-hmm. Ng mga Kristiyano ko eh. Mm-hmm. Eh problema, katang-isip lamang eh. Patay kang bata. Nakakahabag kapatid na si Abdullah. Ang ating mga kababayan! Kung hindi makakarating sa kanila ang katotohanan ito, sino ang magpaparating sa kanila? Sino? Wala man tubig. Ako ang tunay na Kristiyano! Naniniwala ako kay Kristo, pero huwag yung Kristong itim at puti na yan. Tubig. Ang Kristo, pero niniwalaan ko yung pinanggit sa Biblia. Siya ay propeta! Siya ay sugo! Siya ay anak ni Maria! Siya ay tao! Siya ay alipin ng Diyos! Ang galing ng pari na ito. Saludo ako! Yun ang tunay na Kristiyano! Pag hindi ka nun paniniwala na nagsasabing Kristiyano, peki yan! Peki daw kayo. Walang karapatan ang sino mang magtaas na sila ay Kristiyano. Anong sabi, peki daw kayo. Ay bakit? Sabi ng Biblia. Okay. Totoo naman, kaya pinagmamalaki ko, ako'y tunay na tagasunod ni Kristo. Sapagkat sabi ni Kristo, siya'y propeta, naniwala ako. Sabi ni Kristo, siya'y alipin ng Diyos, naniwala ako. Sabi ni Kristo, ako'y anak ni Maria, ako'y tao, ako'y tinuli, ako'y nagutom, ako'y nauhaw, hindi ako napakilala ng Panginoon, hindi ako napakilala na ako'y Diyos, ako'y sinugo lamang ng Diyos sa inyo. Naniwala ako. Ang masakit ang mga Kristiyano, sinamba siya eh. Pinanginoon eh. Tapos sasabihin nila, Kristiyano sila. Lagod wala ka silang karapatan na matawag na Kristiyano. Lagod ka, mamaya. Ako ang tunay na Kristiyano. Allahu Akbar. Yaustad, natotoo lang yung sinasabi mo na paniniwala, na ikaw ay naniniwala na si Kristo ay tao, na siya'y alipin ng Diyos, na siya'y sugo, na siya'y propeta. Paniniwala namin mga Muslim yan eh. Ah, ganun ba? Malamang Muslim ka. Ay, hindi. Kasi Kristiyano ako eh. May Muslim ka. Eh, sabi ng mga kapatid mong Muslim eh, naniniwala daw sila kay Kristo na propeta. Sugo. Di ba? Pareho. Eh kasi yun ang tunay na Kristiyano. Ganun ba? Oo. Eh yung mga peking Kristiyano, ibig sabihin, yung tunay na Kristiyano pala, mga Muslim. Ay, Allahu Akbar. Ibig sabihin, yung mga taong nagpapakilalang Kristiyano na ang ibig sabihin po ng Kristiyano, tagasunod ni Kristo, mga naniniwala kay Kristo, sabi, kami pa lang mga Muslim yun. Kaya ngayon, pwede natin sabihin, sino ngayon ang mga Kristiyano? Taas ang tunay na Kristiyano! Sabi, kami mga Muslim yun! Ay, Allah! Na naniniwala kay Jesus Kristo! Walang karapatan! Ang mga nagsasabi Kristiyanuhan lamang dahil peke ang pagkilala nila. Si Kristo ang sinamba nilang Diyos eh. Si Kristo kinilala nilang anak ng Diyos. Bakit ang anak ba ang Diyos? Never! No way! Ang sinampa pa nila. Oh, di ba? Tinawag ng Panginoon samantalang si Kristo eh. Sabi sa Biblia eh. Sabi sa Quran. Ang sabi sa Quran. Opo, binabanggit po. Chapter 19, Surah Maryam, verse 30. Binabanggit po. Nagpakilala po si Jesus Kristo kung sino siya. Sabi po niya, ano po? Kala ini Abdullahi, atani al-kitaba, wa ja'allani nabiya.
Pag tinagalog po natin yan para maintindihan ng marami, sabi po, katotohanan, sabi ni Jesucristo, katotohanan, ako'y isang alipin ni Allah. Binigyan niya ako ng kapahayagan, yung ebanghelyo, at hinirang niya ako na isang propeta. Hinirang niya ako na isang propeta. Binabanggit siya pa ng katotohanan, at ako ay isang alipin ng Allah. Pinagkalooban niya ako ng ebanghelyo at ginawa niya ako isang propeta. Propeta siya, alipin siya ng Allah, na binigyan ng kapahayagan. Naniniwala kami at sang ayon sa Kuranyo pala, kapatid Abdullah, yes, tinanong si Kristo kung sino ang Panginoon eh. Yes, meron din po niya. Opo, sa talatang 36, eh, ganito pong pagkakasabi. Opo naman. Eh, tinuruan, natuto po ko ng konti ng pagbasa ng Arabic. Sabi po dito ay, eh. Marunong! Wakala Isa ibn Maryam, kala Rabbi wa Rabbukum, paabuduhada siratun mustaqim. Uy! Ating iliwan sa pagkakalagay ng Tagalog eh. Ang sabi po ganito kasi Abdullah eh. Oh. Oh. At winika ni Jesus, katotohanan, ang Allah, ang aking Panginoon, inyong Panginoon, at sambahin natin siya bilang nag-iisang Diyos. Ito ang matuwid na lang. Allahu Akbar! Pinakilala po ni Jesucristo. Ah, yun! Ang ganda! Sabi ng isang kapatid kong Kristiyana, nasa Biblia po ba yan? Na si Kristo ay hindi ganun na ganun. Siya ay propeta, sugo. So, isa ka ng Kristiyan, isa ka ng Muslim. Sa Quran, ano po, masyaallah. Kasi, isang araw, may nagtanong kay Kristo, kapatid na Abdullah, sa kayo sa Biblia. May nagtanong sa kanya eh, ang masakit mga marami ng kababayan sa sasabing Kristiyano, pinapanginoon nila si Kristo eh. Tawag nila kay Kristo, Lord Jesus Christ eh. Patay ka ba? Panginoong Jesus Kristo eh. Tawag nila kay Kristo, Lord? Opo. Panginoon? Oh, eh, sabi ng Quran, hindi, sabi ni Kristo eh, si Allah ang aking Panginoon. Panginoon! Inyo rin Panginoon! Sambahan natin siya bilang nag-iisang Diyos. Ito ang matuwid na landas. Eh, alam niyo po ba yung kasaysayan na sa Quran niya? Opo nila. Meron din po nagtanong sa kanya. Sa Biblia? Opo. Ay, meron din? Sabi ko naman sa balak. Meron din pala sa Biblia? Opo, may nagtanong din sa kanya eh. Oh. Ang tanong sa kanya eh, meron pong mga iskriba na matatalino sa kautusan. Ang lumapis kay Jesus eh, sa Biblia po eh. At ang tinanong eh, Guro, sino ang Panginoon? Hindi ako yun eh. Ako naman. Okay. So, siyempre dapat ang isasagot ni Kristo, ako ang Panginoon. Kung siya ang Panginoon. Ako naman. Kung siya ang Panginoon. Para ang tao hindi maligaw ang landa. Ako naman. Para makilala siya. Oo naman. Para siya tawagin Panginoon. Correct. Ayan tanong eh. Ay, pasagutin siya. Ito po ang sagot ni Kristo nung tanongin siya kung sino ang Panginoon eh. Mm-hmm. Ang sinagot po ni Kristo. Meron din pala? Opo. Okay. Katulad po alas na nasa Biblia eh. Basa. Ang galing talaga ng pari na yan, ano? Ito po ang pagkakasabi ng Biblia eh. Meron pala. Sa Marcos 12, talatang 29. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Isinama ni Kristo yung sarili niya sa kanya kinakausap eh. Correct. Ang sabi niya sa nagtanong sa kanya, sino ang Panginoon? Sabi ni Kristo, ang Panginoon nating Diyos natin ay iisa. Natin. Opo. Hindi niya sinabing, ang Panginoon na inyong Diyos. Hindi. Hindi ganun eh. Hindi hiniwala yung sarili niya. Ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Hindi sinabi ni Kristo, ako ang Panginoon. At hindi niya sinabing, dalawa kami. Oh, hindi niya sinabi gano'n. Sabi niya, isa. Opo naman. Magaling. Oh, bakit? Ang Panginoon ba, kapatid na si Abdullah? Sang ayon sa Biblia, alam mo ba na ang Panginoon Diyos mismo ay nagpapakilala pagkasi tinatanong? Oh, ganun ba? Yes. Upang ang tao ay hindi maligaw ng landa. At makilala ang tunay na Panginoon. Sabi nga ng mga Amerikano, God will never put you no room for any doubt. Allah, hindi ka ilalagay niya sa isang bagay na alinlangan ka. Correct. Hindi ka mag-aalinlangan. Focus naman. Yes. Ang mensahe ng Diyos ay malinaw na dapat maarating sa tao. Correct. Kahit sa batang murang kaisa man lamang, dapat ang mensahe ng Diyos ay maunawaan ng bawat individual. Ng lahat ng tao. Eh, ganito po ang Diyos eh. Pag meron ba yan? Opo eh. Tinan niyo sabi niyo. Ang galing talaga ng pari na ito. Ganito po ang pagkakasabi ng Diyos eh. Sa mismong Biblia namin mga Kristiyano eh. Uh-huh. Ito po, pakinggan niyo kapatid na Sheikh Abdullah. Sige po. Sige po, Father. Ganito ang magpakilala ang tunay na Diyos eh. Sapagkat ganito, narito, ganito ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon. Sino Panginoon? Na lumika ng langit. Na siyang Diyos. Uy, na Diyos! Anyo sa lupa. Na gumawa ngayon na kanyang nilika at itinatag. At hindi niya nilika na sira. Na kanyang inanyuhan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Uy!
Sinabi niya yun? Opo, ang Panginoon Diyos mismo, kapatid na Sheikh Abdullah. Sabi niya, ako ang lumikha ng langit at lupa, ako lamang ang Panginoon at wala nang iba. Ako lamang ang Panginoon at wala nang iba? Kaya nga tanong ko sa mga Kristiyano, masasabi Kristiyano sila eh. Bakit yung tinatawag si Kristo na Lord? Bakit yung sa kinikilalang Panginoon? Ang tanong natin eh, si Kristo ba ang lumikha ng langit at lupa? No, hindi eh. Sabi nila eh. Or bakit yung tatawagin Panginoon si Kristo? Ang maliwanag sa Biblia eh, sabi ng Panginoon Diyos eh, ako lamang ang Panginoon at wala nang iba. Akong Diyos na siya lumikha ng langit at lupa. Si Kristo ba ang lumikha ng langit at lupa? Hindi po. Hindi. Alino, alam naman ko siya. Hindi po. Isang malaking kamangmangan, isang malaking panluloko ang ginawa ng mga pari at mga pastor na iba-ibang sekta ng reliyon ng Kristyanismo. Tinuruan nila ang mga Kristiyano na kilalanin si Kristo bilang Panginoon. Kapag nanatili ito sa puso ng bawat ng mga sila. Kristiyanong ito, paano ang magiging landas nila na tutulungan ng kapatid na Abdullah? Yeah. Kung walang mga matutubig na mga alipin ng kalahanian, ang magkaparating sa kanila ng kalahanian! Yan po yung binabanggit natin. Maliwanag po yung talata bilang ito, Stan, nasa Biblia, Isaiah chapter 45, verse 18, ako ang Panginoon at wala nang iba. Pag sinabi po bang ako ang Panginoon at wala nang iba, meron pa bang iba? I am the Lord and there is no other. Pag sinabing there is no other, wala nang iba. Kapag kinilala nyo pa rin si Jesucristo na Panginoon din, dinagdagan nyo ang Panginoon. Magiging dalawa na. Kayo ng ibang Panginoon. Magiging dalawa na. Oo naman. Yung melika ng langit at lupa at saka si Kristo. Dalawa na. At hindi yan ang sagot niya kanina. Sabi ng niya kanina. Marcos 12:29 sabi niya, ang Panginoon na ating Diyos ay iisa. Hindi niya sinabing dalawa kami. Walang ganun. Kaya dapat matanggal sa isipan ng mga Kristiyano. Napakasimple lang. Na iisa lamang ang Diyos. Napakasimple lang. Alhamdulillah. So yung pangatlong katangian ng Diyos, ang Diyos po ay hindi nagkaanak. Dumapo tayo sa pangapat na katangian ng Diyos. Pangapat na katangian niya, sabi po niya, walam yakullahu kufuwan ahad. Ang Diyos po ay walang katulad, walang kamukha, walang kagaya, at wala siyang kawangis. Yan po yung tunay na Diyos. Ang Diyos ay hindi natin katulad. Hindi natin kawangis! Hindi natin kamukha! Walang kamukha yung Diyos! Hindi siya lalaki! Hindi siya babae! Hindi siya bakla! Hindi tomboy! Natural! Wala pa naman nakakita sa Diyos eh. Anong binabanggit sa Biblia? Meron din po akong alam sa Biblia. Uy. Juan 1:18. Sabi po, kailan may! Wala pang nakakita sa Diyos. Kung wala pang nakakita sa Diyos. Hindi natin ma-imagine yan. Yes naman! Oo naman! Yes naman! Kasi pag na-imagine mo ang Diyos, nakita mo na siya. Ibig sabihin naman, itinulad mo na siya sa isang bagay na kung saan nakita mo na. So in other words, kapatid Abdullah, ang pagkilala pa sa Diyos ay talaga napakalinaw. Right. Na sinasabi sa Biblia at Quran.